nagpapasalamat po ako syempre sa ating mga butihing Zoom subscribers. So thank you for coming. Thank you for coming in this event. So despite na busy ang mga partners natin, there are people na marami din natin. So we can, and you give opportunity para matend for our presentation for today. So presentation natin today, mga yung 1 PM, is all about the products. The first product ng company is yung Sante Barley Product. Mamaya kasi is the second product, yung ating Sante Engage Compensation Plan or the Sante Compensation Plan. Yung earning, yung profit, it is all about naman the product. So sa ating mga partners, for sa mga hindi di speaker, sa ating Zoom, then silent po yun natin. I will mute you guys para at least mamaya, when you want to talk, the host is there para ma-assign. So ngayon, before we start the presentation, meron tayong video na papanoorin muna. So let's watch this video. So kita naman partners, kita naman. Are you the one who wants to make the right choice? Afraid? Are you the one who made a false move? That confused one who chose the wrong career? Or the one who took the wrong path? Are you the one who always worries? The one who wants a healthy mind and body? Or the one who wants to transform his life? Our choices, whether good or bad, make us human. Once we see and move past our mistakes, we will realize that we can still choose better. We just need to ask the right questions. Do it for the right reasons. Have the right motivation towards the right destination. We did not slow down. We are still on track, advancing towards where we are meant to be. Making the life we want for ourselves and for our future. Transform your life with the right strategy, the right plan, and the right system. Introducing Sante. Create more moments. Make more memories. Forge your own legacy. A legacy of creating more of the life you want. Let Sante show you how you can plan the life you want. Create the life you want. Yeah, so that's yes. It. Okay. So nandito po yung Sante here para po makatulong po sa ating situation right now, no? For partners natin na sa Facebook, here in Zoom, or sa lahat na nakakapanood po right now, kung kayo po ay may job right now, Sante is an opportunity. When Sante Rev was conceptualized, we envisioned it as a career. Para pwede niyong idagdag para sa inyo pong sources of income. So walang masama, at least pandagdag. And para sa mga partners natin right now na wala pong job at the moment, makakatulong po si Sante as you can use it as an online business. But right now, ang pag-uusapan po natin yung ating produkto, yung Sante Barley product. Ano yung mga produkto po namin? Ano yung mga benefits nito? And syempre, ano yung mga tamang paraan or way, proseso para gamitin siya so that it will be very effective to use. Remember that our product is organic, natural, at hindi po to gamot. So ipapaliwanag maigi yan ng ating speakers today. Siyempre, ang pakikilala ko po, yung ating host. So ako po yung hindi host, ako po yung takapagpakilala yan sa ating host for today. Ang host po natin, siyempre, isa po siyang binibining marikit. Yan, binibining marikit ng San Pablo City, Laguna. A person, a strong woman who loves her children and right now, she's doing her part in the community para makatulong po talaga. So, franchisee po ng San Pablo City, Laguna, and he's helping a lot of people there. Grabe. From a user, katulad ko po, gumagamit lang before, ngayon, isang also siyang negosyante ng Sante. And syempre, franchisee to support our partners there in San Pablo, Laguna. So, di ko na papatagalin, nagpakikilala ko po yung host, and she will be the one to give an info entertaining together with the speakers and sharer para lalo ma-inspire po kayo for this kind of opportunity. So let's welcome with the millions of claps, yan, virtual clap, yan, to our partner, our leader. So, syempre, is a mother for all, a person that we love. Let's welcome partner Joe Gatchalian. Whee! Hello po sa inyo lahat.
Thank you, Mentor Denray, for a great intro. Kumusta naman po tayong lahat this past week? Hope everybody's okay and doing fine with their health at kumikita ng padami ng padami. Yes. Going to yayamanin na, di ba? With the help of Sante Barley. Hello din sa mga FB viewers natin ngayon. Stay tuned lang kayo. Di ko man kayo may shoutout, but I know you will learn from this and it will help you a lot. And to all inside the Zoom who are off-cam, baka gusto nyong makita ang inyong mga kagandahan at kagwapuhan, i-open yung cam. Para makita naman kayo. Yes po. At saka, be alert and listen kasi baka tawagin kayo. Baka lang naman. Para malaman namin kung nakikinig talaga o natutulog. Hindi, biro lang, biro, biro. Check nyo rin po yung microphone kasi baka baka naka-mute siya. Paki-unmute kasi baka kasi may times na meron kayong kausap katulad ni Sheng kanina, naririnig namin. Baka ayaw nyo marinig pero naririnig namin tuloy. I-check nyo lang mabuti. Tsaka yung kung halimbawa may gagawin kayo na hindi nyo gustong pakita namin, check nyo muna yung cam bago nyo gawin para masave naman kayo for embarrassment o kung ano man. Baka siyempre baka napahiya kaya, di ba? Ano pa? Welcome po sa inyo sa mga nandito sa Zoom. Tulad ng mga bago ko lang nakita si Ma, sila no, nandito na si Josephine din at saka to si Fred Lixley no. Baka gusto niyo i-open ng cam para makita namin. Baka mamaya mga available. Makita niyo yung inyong forever dito o makita kayo na magiging forever niyo ha. Ngayong hapong ito, let's start with the let's bow our heads and pray para sa magandang kalalabasan ng ating talk ngayong hapong ito. Okay, let's close our eyes. Dear Lord, bless us so we can bless us, Lord, with wisdom and knowledge. Sana po ma-inspire ng aming speaker ang mga nakikinig ngayong araw na to so we can share to others what our mission is to help people live better lives. At sana po matulungan sila sa kanilang kung meron man silang karamdaman, patuloy ang kanilang pagaling at matulungan din doon sa mga nangangailangan at nahihirapan sa ngayon. Maging way po sana ito para magawa nila na maiayos ang kanilang kabuhayan. Sapagkat sa company pong ito, wala pong naiiwan. Lahat ay dinadala. Dinadala patungo sa pagiging magandang buhay. This is us. Kami po'y nagpapasalamat at kami napabilang sa company na ito at sana po patuloy mo kaming gabayan para sa aming ikakaganda ng buhay at health. Ito po ang aming sinasamo sa ngalan ng this we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. Thanks, Joe. Thank you po.
Ngayon po, papakilala ko po uli ang aking sarili. Ako po si Joga Chelyan ng San Pablo City. Dati po akong OFW, pero nung umuwi ako, hanap talaga ako ng herbal medicine kasi parang kwento lang po ng konti para sa ikakabuti ng katawan ko kasi sa abroad masyado nang maraming gamot akong na-take, parang sobra na, tama na, parang hindi na naging maganda kaya nagkaroon ako ng fatty liver, parang imbis na gumaling, nadagdagan pa ang ang karamdaman ko. Pero salamat na lang sa aking kamakulit na kapitbahay. maraming salamat sa kanya, yung aking upline. Pinush niya ako, tinuro niya na maganda daw yon, at napatunayan ko naman within a week na iniinom ko siya, gumanda yung katawan ko. Ako na mismo ang tumigil sa maintenance ko kasi dati akong high blood. At saka nga, yun nga, may fatty liver ako. Tapos, hindi na ako nagpapatingin sa doktor. Parang inano ko na talaga sa barley yung health ko. Kasi ramdam ko naman eh. Ramdam ko yung kagandahan nito. Kaya nung i-push nila ako para mag-franchisee, hindi ako nag... konting nag-isip muna, pero... nag-go ako kasi kitang-kita ko kung gaano kaganda ang product natin. Kaya huwag kayong mamba, hindi kayo maipapahiya ng ating product. Talagang napakaganda niya. Sa lahat ng nagamit kong herbal, siya talaga ang pinakamaganda. At kita naman sa mga natutulungan natin. Kayo rin naman, siyempre, na experience nyo na rin siguro. Kaya huwag kayong mag-atubili na talagang pasukin ang business na ito at kung maaari ay mag-franchise na rin kayo. ayun po, yun ang aking ngayon. Maganda naman po ang ng mga upline ko, ang support. Kaya yun nga, sabi ni mentor, yung aking store na franchise, parang branch na. Kasi doon kami nag-aano ng mga meeting dati. Pero ngayon, syempre, social distancing, hindi kami masyado nakikita. Tapos, I'm a proud franchisee ng Laguna kasi talagang gumaganda. Maganda ang business ng Sante Barley. Yun lang po. Ngayon, hindi ko na rin patatagalin. Ipapasa ko ng ating microphone sa ating speaker of the day. Siya po ay isang OFW and still in one of the 7 Emirates. 7 pala. Ito pala ang Emirates. Ngayon niyo po nalaman. So UAE, siya ay sa Ras Al Khaimah. Sa mga interesado, single siya. My birth. single siya. At saka isa siyang formerly trabaho niya sa UAE, isa siyang government semi-government employee. Kaya lang ngayon gusto niya mag full-time. She's a senior director of Sante Barley but currently working as para maging mga legalities para maging global franchisee na siya. Kaya ito nabibisyon niya na yung kung gaano kaganda ang business, kaya ayan, magpo full-time na siya at inaasikaso niya na yung mga papeles para maging talagang legal na global franchisee na siya. Siya po ay walang iba kundi si Miss Dali Duway.
Let's give her a round of applause. Hello po. Good afternoon po sa inyong lahat. Ako po ay napaka saya ngayong araw na to because nakita ko po ang lahat ng aking mga partners sa Pilipinas at syempre sa buong mundo na nandito po ngayon. Yes, ang ating team na global or international spearheads. Marami pong salamat, Partner Joe. Tama po kayo sa lahat ng mga nasabi nyo. Ako po ay si Dali. Ang pangalan, ang tunay kong pangalan is Dolores. So, bigay po yun ng aking lola, kaya medyo matanda po. Pero bata pa po ako. Si Dali po ang aking nickname. At isa po ako sa breadwinner sa family. So, dumating ako sa UAE. Ipakilala ko na muna po yung sarili ko bago po i-present yung product. Isa po ako nakapunta dito sa abroad because of my family. Siyempre, nagkaroon po rin kami ng financial problem. And that time, so, meron pong sakit din ang mother ko. And hindi ko pa po nakikilala ang Sante that time. So, medyo bago-bago. Kasi 2005 po ako, nandito na ako sa UAE. Dumating po ako dito. And then, ayun, sa awa naman po ng Diyos, by the grace of God, so maganda naman po ang naging trabaho ko dito sa UAE. At umabot po ako ng 14 years, o diba? So yung iba medyo naiinip na ano, pero kasi na-enjoy ko yung trabaho ko. At maganda po kasi yung naging napasukan ko. So it's blessed. So blessed po sa government. So sila po tumulong po rin po talaga sila sa family ko at sa mga benefits po. Nakakatanggap ako ng magandang benefits. At the same time, so, bakit ko po nakilala si Sante? So, ano po ba yung dahilan kung bakit Sante yung napili kong dito para sa ano ko yun, sa tatay ko sana. Kasi marami na po kaming na pa-doktor. Ang father ko po kasi talaga ang merong problema sa kalusugan. So siya po ay merong sakit noon and that time na hindi lahat na po ng gamot na kanyang iniinom ay hindi po talaga gumagaling. So meron pa pong side effect. So marami pa po bukod pa dun sa may asthma siya, may kidney stone. So nagkakaroon pa po ng maraming side effect. So umaabot na po kami ng ilang padala. So talagang naubos po talaga yung ipon namin sa kakagamot sa kanya. Na hindi po talaga dito gumaling. So ang nangyari po, meron po nagpakilala sa akin na galing Pilipinas. Ito po yung upline ko na siyang nag-introduce sa akin sa Sante. So nakita ko po yung ganda ng product. Kasi bago ko po yun at yung sinabi na po sa akin na yung barley product nga daw po. Kasi bago lang po yun sa akin, sasabi ko, sige, tingnan natin. So pag uwi ko sa Pinas, so why not na hindi ko subukan yung yung product. So bago pa po noon, ni-research ko rin po yung barley. Kung ano ba yung barley? Ano pa ba talaga ang effect or ano po yung magagawa ng barley sa katawan natin. So nakita ko naman po yung ganda ng barley. So marami na po that time ng 2014 na gumagamit na po ng barley. So nung pag-uwi ko po sa Pilipinas, so nag-meeting po kami nung mentor ko na yung partner ko doon. And then dinala po ako sa Eton and then sa kanya po pinaliwanag kung ano yung barley. And then hindi lang pala yon, mayroon din po pala sa health, meron din po pala sa business. And that time, nakinig lang po ako. So, nakinig lang po, nakita ko naman po yung anong effect ng barley. So, maraming ginawa doong experiment or something na demo. And then, nakita ko po na nagbibigay po talaga siya. Nagtumutulong po talaga siya sa natin, sa katawan natin. And that time, so, sinabi ko po yun sa father ko. Di po muna ako bumili. Kasi sabi ko, kailangan muna malaman ng father ko yung kung ano yung barley. And then, in-explain ko po sa kanya. So, sabi niya, sige, okay. So, sabi ko, pumunta tayo doon sa Eton. So, sinamahan ko yung tatay ko para pumunta sa Eton para makita niya yung product.
kasi hindi ko po alam eh, baka mamaya ayaw niya. Baka may bigay ko na lang sabihin, ano to, di ba? So kailangan po malaman din niya kung ano ba yung product. So sumama po yung father ko doon. And then nung ano, naniwala po siya kasi may doktor eh. So hindi ko na po siya pinanood doon sa ano, sa program yung mga nagpe-present. Binigay ko na po siya sa doktor at doon ko po na nakilala si doktor, sino ba yung dati pong doktor, si yeah, si Dr. Ron. So siya po yung nag-assist sa tatay ko. So nakita po niya yung sa dugo niya, yung everything. So nakita po niya yung ano, kung bakit na siya kapinaliwanag po sa kanya kung saan po nanggagaling yung mga sakit. So naniwala po si tatay ko agad. So doon po nag-start sa tatay ko. Then nung nakita ko po na maganda sa tatay ko, so kami na rin pong mga anak, so nag-ano na rin po kami, sumubok na rin po ng products. And it's good. So, marami po na benefits sa family ko. And then until na, ginawa ko na po itong part-time. So, 2014, ginawa ko na siyang part-time. Kasi po, hindi ko po alam talaga paano yung sa presentation, nila po talaga akong knowledge about sa training. And later on, habang papasok pa rin po ako sa office, sa government, then later on, sabi ko, I will continue it, sabi ko, pero kasi dahil mayroon akong work, so hindi ko siya ma-focus. So I have to, trabaho. And then dumating itong pandemic, so doon ko na-realize na, kailangan ko na ulit i-try kasi meron na pong training na mag-aano ngayon sa Sante. So marami nagpa-follow up sa akin that time. So sabi sa akin ituloy mo na, i-ano mo na yung dreams mo. And then thank you. And dahil po dito sa pandemic, nagkaroon po ako ng time na magkaroon ng training. So now I'm now a full-timer sa Sante. And thank you sa mga team ko na nagsusupport po sa akin. And thank God sa mga prayers din po ng mga mentors at advice ng mentors na encourage po talaga ako na ituloy po ulit ang Sante. And then I will make, sabi po na yung tama po yun, na magkakaroon po, po ako dito sa Ras Al Khaimah. Ako po sa Ras Al Khaimah. So malayo po ako sa Dubai. So 2 hours po ang layo ng Dubai. Kay Abu Dhabi is 3 hours. Iko-compare nyo po, magkakaiba po kami. So iba-iba rin din po yung culture. Pero at ano lang po, pare-pareho lang po yung nationalization dito. It's ang kagandahan lang po dito, you have to, kung meron po tayo talagang goals at pangarap talaga sa Sante na gusto natin, so pwede talagang mangyari. So I believe na na-inspire po talaga ako sa mga mentors natin at iba po na nagsimula sa Sante na talagang they are really see kung ano po yung nangyari sa kanila, mangyayari din po sa atin. So ngayon po, gusto ko pong ipakilala sa inyo ang ating mga products. So umpisan ko na po ngayon ang aking presentation about the products. Naway yan. Okay. Dito. From beginning, coach. From beginning. Yan. Okay po. Okay. Alright. So, mag-start na po tayo sa ating presentation about Sante product. Ito po ay maganda po ang ating Sante because nagamit na po natin yung iba pong product dito. At ang Sante po, bago po natin yung next slide, ano po ba talaga ang Sante? So, what is Sante? So, Sante in a French word po, called is wellness or health. So,
ang pinoproduce po natin ng product is para po sa ating kalusugan. So, ang mission po ng ating ng Sante is our helping people live better lives. So, kaya po tayo, 'di ba, nag-start dito dahil meron po talaga tayong pangangailangan at meron din po tayong problema na dapat na i-solve. So, sa family po natin, gusto po talaga natin, ang ninanais po talaga natin na meron tayong magandang kalusugan. So, ang Sante po, ito po yung napakaganda po talaga ng mission nila is to help people. So, unang-una po talaga is matulungan po natin yung mga mahal natin sa buhay. At syempre, at maging malusog. At maging, syempre, maganda yung buhay nila. So, yung kanilang life. Living. And then, of course, hindi lang po tayo ang nakaka-benefits po nito. So, ang gusto rin po natin na maging benefits din po ay yung mga susunod din nating generation o yung mga anak po natin. So, at lalo na po sa atin, yung mga family din po natin, yung husband natin, at gusto rin natin tayo din po na makapag-benefits din po at maging masupplyan po natin at maging ayos din po ang buong pamilya natin. So, ang Sante po ay talaga pong inaano po nila yung importante po ng family well-being. Hindi lang po yung sarili natin, pati po ang pamilya natin. Napaka-importante po iyon na lahat po tayo ng malusog na kalusugan. And then, bakit po, ano po ang tawag sa health o what does the health means? So, ang health po sa World Health Organization, na akala po, una po ang akala po natin, ang health is kapag wala po tayong sakit na nararamdaman or wala po, sa tingin po natin in outside, ayos po tayo, pero hindi po pala. So, meron po pala talaga, malalim po talaga, ibig sabihin ng health. So, ang health po sa World Health Organization, dapat po is complete well-being. So, ang complete well-being, it means physically, mentally, and socially. So, yung po kasi minsan may mga tao na hindi po nila alam na meron na po pala silang sakit na nararamdaman. So, ang mostly ang ano natin, bakit po tayo meron po tayong case na bigla na lang po meron tayong na-detect na may cancer na po pala tayo, kasi di ba po ang cancer hindi po kagad na de-detect yan kung hindi po talaga mag-ano ng symptoms na cancer unless napa-check up na po natin. So yun po yung dahilan kung bakit minsan akala po natin malusog tayo. So ngayon pala meron pala tayong problema sa kalusugan. So unang-una po yung physical po natin, ang physical well-being po natin, yung nakikita po natin from outside. So yung outside po natin, una-una physical okay po tayo, sabi natin, okay tayo, pero hindi pala meron pala may problema pala. So minsan yung mental din, sabi natin, wala naman po akong problema sa ano, pero meron tayong memory loss, di ba po? Di ba? Minsan nakakalimutan natin yung pitaka natin, yung pupunta natin sa palengke tapos wala pala yung pitaka ko. So yun, yun po yung isang ano natin sa ano, makakalimutin po tayo minsan. And then social naman po, ayan, ito medyo ayun, mahilig pong mapag-isa, yung lagi pong malungkot, yung lonely, yan. Yung lalo po sa mga OFW, mga ano yun, mga single, yung mga wala pong mga kaibigan, puro work. So walang kaibigan. So may problema pa rin po yun sa kalusugan. So we don't know bakit ano, kala natin malusog tayo, pero hindi pala. So we have to check out na ang kalusugan ay hindi lang po nakikita sa physical. So dapat po dalawa, outside and inside, makikita po yan. So yun po yung sinabi ng World Health na state of complete physical, mental, social well-being. And it's not merely absence of disease or infirmity. So next po.
So let us take a look at our physical being. So ito po yung bahagi natin ng katawan po natin. So tayo po yung nakakaramdam talaga kung ano po yung meron sa loob ng katawan natin. Wala po yan. Kahit po ako, makita ko po si partner Joe. Nakita ko po siya na ganyan po siya. Akala ko po malusog siya. Pero hindi po pala. So siya po makakaramdam. Hindi po natin yun mararamdaman kasi siya po yung may-ari ng katawan. Di ba po ba? So kaya minsan, bakit sabi ko, bakit ako sinisipon? Ano po bang problema ko? Bakit ako sinisipon? So hindi po natin alam yon. So malalaman lang po natin yan once na napansin na natin na meron na pala tayong something wrong na pakikita sa loob. So why we get sick? So ano po ba yung dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit? Unang-una po, poor condition ng cell natin. So yung sa loob mismo ng katawan natin. At nagkakaroon po siya ng damage unti-unti. So hindi po natin yan nakikita kasi po microscopic siya. So ito po, yung unti-unti na pag-damage po ng cell natin. So nangyayari po, nagkakaroon ng malfunction. So yung malfunction po yun, yun na-detect na po yun ng x-ray or pag nagpa-check up po tayo, doon lang po natin nalalaman, ay meron na palang damage ang kidney ko, yung heart ko, so everything. So makikita na po yun kasi may symptoms na po na lumalabas. Kala po natin, basta-basta symptoms lang to. And then, let's see ano po yung parts. Ano po yung meron sa body natin? So meron po tayong cells. Ito po yung sa dugo natin yon. So makikita po natin yon na maliliit po yan at sa microscopic nakikita po siya. And then yung cell po, binubuo po siya ng tissue. So kaya nagkakaroon po siya ng parts. So sa every tissue, yung mga organs natin, so nabubuo na po siya. Kaya meron po tayong large intestine, small intestine, liver. So yan po yung mga organs natin na nagfa-function po sa buong nating katawan. And then, sa buong part, meron po tayong system. So marami po tayong system like respiratory system, meron po tayong digestive system, meron po tayong mga cardio, lahat po ito nagbibigay po sa atin ng ano para maging active yung katawan natin. So, isa po dyan ang hindi maging active. So, nagkakaroon na po ng problema. Kaya nga po meron yung isa, kung meron tayong sakit sa tiyan, so, umaano na naman ano po yun sa katawan natin. So, nagiging, ito po yung nagiging dahilan na kung bakit tayo nagkakaroon ng sakit. So, may something wrong. So, let's skip. Okay? Bakit po nangyayari po yung cell damage? So, unang-una po sa lahat, ang problema po ng cell damage na internal organs po natin is yung malnutrition o yung hindi po maganda yung mga pagkain po na kinakain natin ay isa pong factor na nagda-damage po ng ating immune system. At ang talagang po mga factor na to, ito po yung pagkain ng sobra-sobra. Like po yung sobra po sa kung bakit po tayo may fats or may cholesterol. Kasi po meron tayong sobrang kumakain po tayo ng mga fatty acids. Like yung mga foods, yung mga burger, ganyan po. And then bakit po tayo nagkakaroon ng diabetes? Kasi po sobra po tayo sa pagkain ng sugar at saka ng rice. Yan. And then bakit din po tayo nagkakaroon ng mga symptoms ng mga maalat, yung mga high blood pressure, ganyan. So sa pagkain din po yan ng sobra-sobrang pagkain ng maalat. At mga kinakain po natin talaga, kahit dito po sa UAE, minsan kapag hindi na po kami nakakalupagluto talaga or hindi kami nakakabili sa market, so well, ang lagi na lang po namin ano, yung instant food. Minsan yung iba talagang dilata lang, tapos noodles lang, ganyan. So hindi na po talaga, wala na po talagang time magluto. So minsan yung iba, pag after ng office, pupunta ng mall agad, tapos bibili ng mga food na ano na yan yung sa food court. So mahilig po kaming magkakain ng mga ganitong mga pagkain. Which is yun po, hindi po namin alam na meron palang factor yun na makakapag-damage ng katawan namin. Then, isa po yun.
na isa yun talaga na hindi ko na maiwasan, talagang mahilig po ako sa junk food talaga. And then, sa next po na nagda-damage din po, isa rin factor dito yung alcohol and yung smoking. So, bakit po yan yung nagda-damage? Although, hindi po tayo, hindi po ako maano sa alcohol at hindi rin po ako nag-i-smoke. Pero po, yung mga kasama ko naman po sa office, yung mga kasama ko dito sa mga sa paligid ko, eh, nag-smoke naman po. So, ako rin po ay second hand smoke din. So, parang isparaon lang din po kami ng nangyayari. So, talaga bang di po maiwasan kasi lahat po ng mga tao dito ay mahilig mag-smoke. ang nagdadahilan po nun, so, syempre, yung lifestyle natin, yung may lifestyle po natin, yung mga vices po natin, yan po yung dahilan kung bakit po na-affect din yung kalusugan natin. So, dahil sa second hand smoke. And then, okay, ito po yung isa sa dahilan kung bakit din ako na ano, nagkasakit before, is yung stress. So ito po yung napaka number one na problema po dito sa ano, sa mga OFW, kaya po nagkakaroon ng heart attack, yung ganyan, tapos high blood pressure, dahil po sa sobrang stress, tsaka yung pong pagwala na talagang pera, minsan di na alam kung paano nila aanihin yung, saan sila kukuha ng pera, mga ganyan. So, pero po, ang una ko po talagang inaano talaga pag may stress po ako is to pray. Kasi napaka number one po talaga yung prayer. So, kailangan po talaga magkaroon ka ng peace of mind. And then, of course, kailangan din po talaga yung i-ano mo talaga yung ano mo, yung panatag ka, yung maging kalmado. So, isa rin po yan ang stress kung bakit nagiging cell generation. Ito yung nag-i-start po na nagkakaroon ng sakit. Napansin ko po yan, kapag meron pong problema ang isang tao, automatic po talaga yan. Isa na po yan sa nagiging dahilan ng stress. Isang ang stress. Alright. So, kaya po yung Sante, ang ating pong company, ay gumawa ng paraan. So, sila po yung nag-research para po sa kalusugan ng tao. Nakita po talaga nila na meron po talagang problema. So, isa po yung, kaya isa, ang Sante po ay nagde-develop po ng products para po sa kalusugan ng bawat pamilya. At hindi lang po, at para din po sa atin na tayo po ngayon ay kailangan din po tayo na magkaroon ng malusog na katawan. So, ang barley po, ay dati na po itong natuklasan. Meron na po ito noon pa nung panahon ng time ng ancient time. Pero po, in the other run, meron po talaga, meron pong nakadiscover. At ang nakadiscover po nito is si Dr. Yoshihide Kagiwara. Siya po yung naka-rediscover ng barley. Dahil si Dr. Yoshihide po kasi, meron po siyang karamdaman before. Like tayo din po, nagkaroon ng karamdaman at naghahanap din po siya ng tamang lunas sa kanyang sakit. So, meron po siyang ginawang research. Siya po is a doctor, is a scientist, an inventor, at pharmacologist, at entrepreneur pa rin po. Katulad din natin siya. Siya po ay nag-aral ng 200 species na herbal products, herbal medicines. So, sa dami-dami po ng herbal medicines na kanyang na sinuri, iisa lang po talaga ang merong napakagaling. Sabi niya, napakagaling at napaka-nutrisyon. Sabi niya, ay, ito, basta dami-dami ng mga herbal products hindi naglulunas ang aking sakit. So isa lang pala. So meron pa lang isang plants o isang herbal na nag-cure or nagtumulong, nakatulong sa kanyang sakit. Ito po yung pure barley. Ang pure barley po ay isa pong superfood. So meron po siyang taglay na nutrients. So it recognized din po siya as science, as superfood. In all plants po, siya lang po ang napaka-nutrition at rich sa vitamins, enzyme, at amino acid and minerals. So, meron din po siyang chlorophyll, phytonutrients, and phytochemicals. Ito po ang kagandahan po ng barley. So, ito po yung nagpalusog sa kanya. Ito po yung nakagaling sa kanya. At doon po niya naramdaman na ito pong barley ay meron po talagang taglay na
nutrients, ng micronutrients na nagsusupply po o nagbubus po ng immune system. Okay. So, ano po ba pang plants ang barley? Saan po ba siya family o species? Sa science po, kung sa biology, meron po tayong different kinds of plants. Meron pong kanya-kanya yan. May family-family. So, ang barley, barley grass po ay nanggaling sa family ng plants ng Hordeum bulgare. So, ang ibig po sabihin ng barley grass kay Dr. Yoshihida, sabi niya, this is the only vegetation that can take by people from birth to old age. So, ang barley plants po pala ay hindi lang po para sa atin. Pwede rin po siyang magamit ng edad from zero. So, sa mga bata, kahit po mga batang sanggol, nakakapanganak pa lang, pwede pong gumamit ng barley grass hanggang sa old age. So, pang habang buhay pala ito, pang lifetime. Di ba po ba? Di ba? Napakaganda ng barley grass. Hindi lang po para sa tao. So, pwede po, sino pwede rin pong gumamit. At isa po sa facts na ang barley grass ay ginamit din po siya ng mga ancient people, ancient times. So, yung mga Egyptian po, sila po yung mga nagtatanim na po sila ng barley grass before. So, ang gamit po ng barley grass sa na that time is pampalakas. So, kahit po yung mga Romans yung sa Bible po, sila po ay nagtatanim. Ang barley grass po talaga yung kanilang ginagamit na source of food nila, pagkain nila para lumakas. Na kaya nakikita niyo po yung mga gladiator sa pelikula, ang lalakas po nila, no? So sila po yung nagano, sila kaya para lalakas po natin. Sila po dahil napakaganda po ng barley grass sa katawan. So na nakita ko po yun sa pelikula. Tsaka ang facts din po ay meron ang kagandahan po ay it mentioned 37 times sa Bible. So the good things po ng barley grass talaga pong talagang it's true kasi nanggaling po siya. Talagang it's nature, it's created, talaga inano po talaga binigay po talaga siya sa atin. And then nagagamit na po natin siya ngayon. And then meron din pong facts na ang barley grass po ay meron dalawang gamit. So, meron po siya, pwede rin po siya pang grains na paggawa po ng breads and cereals. At yung, ito po yung ginagamit natin ngayon, yung pure barley grass, galing po siya sa young barley grass. Kaya po, napaka-nutrition po siya, nutritious food. So, aside from that, meron po tayong inside na factor na nagda-damage po sa ating katawan, meron din po tayong outside factor na ito po yung nagagamit natin, ginagamit natin. So, unang-una po yung chemicals. So, sa lahat po tayo, sa paligid po natin, marami po talagang chemicals. Kahit sa bahay, kahit po sa labas, may chemicals. So, lahat po tayo, wala po exempted. Talagang magamit tayo ng mga chemicals like shampoo, mga sabon. So, lahat po yan, mga gamit sa kusina, gamit sa banyo, puro po chemicals yun na nalalanghap ng katawan natin. And then, sa air pollution, alam naman po, sa Pilipinas talaga, at dito rin po, talagang talamak ang industrial. So, meron pong mga air pollution na laganap talaga sa paligid natin. So, isa po yun sa nagiging factor kung bakit po nagda-damage din ang cell natin. And also, meron pong water pollution. So, wala na po talaga tayong sa water pollution kasi talaga po sa dami ng population, hindi na po talaga mapuksa itong water pollution. So, lahat contaminated na po. Kaya nauso na po yung mga yung mga bottles, pero syempre hindi naman po tayo sapat, although meron pong water na katulad ng alkaline na nakakaganda ng ayun po yung gamit ko, pero syempre po dahil kailangan pa rin natin na para sa organs natin, hindi naman po sapat yung water lang kasi wala naman po siyang energy. So kailangan po natin ng magandang supply sa katawan natin. So, isa pong dahilan kung lahat pong ito ay nagda-damage ng
organs natin or yung cell damage natin. And then also radiation. So yung radiation po, hindi lang po yan sa paligid, sa bahay po, meron tayong gamit na nagda-damage ng cell. Yun po yung cellphone, tsaka po yung, kung meron po tayong microwave. So ang cellphone po, ay, ito, lagi natin itong ginagamit eh. So, lahat po tayo nito is talagang may radiation. So, ano-ano, kahit ano pong gawin natin, nandiyan na po yan. Yung x-ray, tsaka yung microwave. So, yung mga microwave oven, ako hindi po ako masyado sa microwave oven. Gusto ko po talaga yung iniinit sa stove kasi mas maganda po yon. And then, hindi po masarap kapag nasa microwave oven. Mabilis po siyang lumamig. So, not like sa lutuan. So, gustong-gusto ko po yung pagkain talaga is hot. Tsaka, it's served in one day or two days. Huwag pong masyadong matagal kasi nagkakaroon na po siya ng talagang bacteria. And then, ayan po. So, lahat pong ito, nakita po natin, na-discover po yan. So, ang Sante International po, ang ating company, ay talaga pong concerned sa ating kalusugan. Kaya they are developed and they're still researching pa po kung ano po yung mga products na makakatulong pa po. Hindi lang po sa family, hindi lang po sa atin, pati po sa community. So, kaya nga po, naghahanap ang Sante ng mga distributor na katulad natin. So, kailangan pa po natin na makapaghanap pa po ng mga distributor. Bakit po? Kasi iilan lang po ang nakakaalam kung ano po talaga yung products natin. So, kaya this is the time na we have to do something na kailangan natin na matulungan yung mga tao, especially yung mga may sakit. At syempre, yung iba ngayon, dahil pandemic, so nawalan po sila ng trabaho. So kailangan po natin silang tulungan. And then, isa rin po, bakit nagkakaroon tayo ng damage? So marami pong problema din talaga na nagre-result sa immune system. So makikita po natin, once na-acquired na po natin yung lahat ng factors, so ito na po yung nagkakaroon na po tayo ng nag-mutate na po yung cell natin. So nagkakaroon po tayo ng infection. So yun po, sumasakit po yung katawan natin kasi minsan yun na po yung laging yung sobrang acidic na yung katawan natin, so wala ng nutrients. So nagkakaroon na po tayo ng maraming toxins sa katawan. So yung nagbibigay sa atin kung bakit po umihina, kasi nagkakaroon po ng malubhang sakit. So yun po yung dahilan bakit sa poor diet and poor nutrition, the our immune system po ay nagda-damage. So ito po yung product ng ating Sante International. So, di ba po, kung marami na po kayong nagamit ng Sante International talaga na products, napaka ganda po ng mga products natin. So mamaya po i-discuss ko yung gamit at ano po bang meron sa mga Sante products na ginagamit po natin. So ito na po yung ginagamit natin sa araw-araw. So dahil importante po sa Sante at importante po sa atin ang health, so of course, inuuna po na natin ang ating paglilinis unang-una sa ating sa loob ng bahay. So ang cleanliness ay nag-i-start po talaga, or yung health ay nag-i-start po sa cleanliness. So we need na malusog po tayo at syempre sa inside at sa labas, kailangan po din natin ng kalinisan. Unang-una po, ang product na introduce ko ay ang ating fresh and clean toothpaste. So ang fresh and clean toothpaste, sino po naman nakagamit na to? Alam ko po si Ate Diane, kung si partner Diane, siya po yung nakita kong model dito sa toothpaste. So sa toothpaste po, napakaganda po ng toothpaste natin kasi meron po siyang natural protection po sa ating mouth. So kung meron po tayong mga damage sa mga gingivitis or something na singaw, yun po, yun mo, maganda po siyang tulong sa ating mouth dahil nakakalinis at yun, fresh po yung ating hininga. Pag ito po yung ginamit natin, talaga naman po sarap po ng amuyin yung ating mouth. At syempre, nagpo-produce po ng magandang smile. So sa mga napapa-smile po kayo sa sobrang ganda ng ating fresh and clean toothpaste. At ano po yung wala dito sa toothpaste na meron na brand X natin, nung may po kayo sa close gate
kung nalabanan niyo po yung close gate. Dito po kasi ano eh, close gate po talaga ginagamit namin before. So, ayun po, akala ko kasi ang toothpaste ay kapag kapag mabula at maganda ay okay na, nakakalinis na ng ano ng ngipin. So, natuklasan ko na hindi pala. So, kailangan po talaga ang ano, organic tsaka dapat po ay natural. So, yung tunay po talaga na toothpaste ay hindi bumubula. So, doon ko po natuklasan na ang ating fresh and clean ay wala po siyang parabens. Ang parabens po yung product na, kikita nyo po yan sa food industries, yung mga ano po nila, mga plates po na mga plastic parang China, China style. So, may mga parabens po yun. So, ngayon, dito po inano na po yun eh, dinis, dito pinag-dispatch na po yun eh, wala na po mga ganyang mga product dito. Tapos yung fluoride po, yun yung nagpapabula ng ano, wala po yan. So, wala po yan sa ano natin, fresh and clean. And then, maganda po yung ingredients ng ating fresh and clean. Meron po siyang natural barley na anti-inflammation. So, yung pong mga sugat-sugat, yung mga pong mga na ano natin sa mouth natin. So, siya po yung nag-healed po doon sa ano natin sa mouth. Kaya po, napaka-linis at napakaganda pong gamitin ang ating fresh and clean. So, dahil din po, meron din po itong contains. So, ito po yung hindi ko na naalam sa ano na natuklasan ko po na meron pala itong xylitol. So, yung xylitol po kayo, yung po yung nag-prevent, yun po yung nag-treat ng ano natin, sa dental problem natin. Kapag may problema tayo sa mga gilagid natin, so yun po, xylitol po yung nagtitreat po noon. And then yung barley grass po, siya yun po yung nagbibigay ng protection. So sa inano po ito, ginagamit po ito for the gums. So meron po siyang taglay na pwedeng mag-heal din po sa gums and mouth for the lesion ulcer. Meron pong isang ano na yung toothpaste po ay pwede pong gamitin sa mga iba pong gamit na sakit katulad po ng mga yeah, may mga something wrong sa skin. So nagagamit daw po ito sa nagagamit po talaga to sa mga may problema sa skin. Lalo na po yung mga scratch ganyan. So nakakagaling din po. Meron sino po dito nakagamit na ng toothpaste ng charcoal? Wala pa po. So okay, ang charcoal toothpaste po ay isa toothbrush po ay isa po sa napakagandang product po ng ating sa Sante. So meron po siyang charcoal, siya po yung naglilinis, siya po yung nag-aalis po ng stains sa ngipin po natin. So kaya po maganda po yung ngipin ni partner John, ni partner sino po ba yung mga dito? Yan si partner Dayan. So nakita ko po siya yung model. Sabi ko, wow, si partner Dayan pala ang napakagandang ngipin sa Sante. So, maganda po ang toothbrush natin dahil talaga naman pong nakakaalis po siya ng germs at ng mga stains sa ngipin natin. And then, dito naman po tayo, next po sa ating Sante, kung meron po kayong tanong or something na mamaya po, pwede po kayong magtanong sa after this product presentation. Okay? Sa ito naman po, ang ating next products is ang Sebon or Sebon. So, ito po ay panlinis. Of course, pag gusto na po natin, palitan na po natin yung ating ex na sabon na super bango nga pero wala naman po siyang tawag dito na benefits na ano natin na nagdi po siya nagkakapagbigay ng benefits. So kapag gusto niyo po na gamitin ng Sebon, ito po ay napakaganda kasi po is an anti-aging. So maganda po siya sa skin. It whitens the skin. So nakikita niyo po na napaka-linis ng ating body kasi po ang ginagawa po ng Sebon sa atin or it feels good. So nagbibigay po ng feeling ng fresh feeling po sa ating body. Ang isa po sa dahilan ng ang kagandahan po ng sabon natin is sa anti-aging. Meron po siyang anti-aging soap that smooth harness po siya. And then natural ingredients po siya at para po talaga sa maging smooth yung skin natin. And then Sante Sebon din po
ay meron three, it contains three ingredients, which is organic barley grass, papaya extract, and goat's milk. Mamaya po, i-explain ko po yung ano po yung mga ingredients na yan. So, ito po ay ingredients na nagmo-moisturize po at it whitens the skin. So, ito po yung mga nag-ano sa sebon natin. So, it's delaying the aging process. Wow! Di ba po ba? So, talagang kung gusto talaga natin bumata po talaga, ito po yung sabon. So, sabon po ang gamitin nyo para sa inyo pong skin. And then, ano po ba yung mga nandoon nakapaloob sa sabon? Ito po yung, meron po tayong goat's milk. Ang goat's milk po ay para sa stabilize po yung pH level. So, hindi sa mga sensitive po, lalo na yung mga hindi, yung sensitive sa chemicals, sensitive sa mga sabon. So, hindi po siya nakaka-irritate. Kaya po, harness po siya. Kasi ang goat's milk po, yung para pampalambot po siya sa skin. And then, you can also have papaya extract. Yung papaya po, yun po yung nagbibigay ng lightening properties sa skin po natin. So, alam po, di ba po, ang skin po natin, meron pong melanin. So, yung melanin po, kapag na sobrang sa araw, so nagkakaroon po tayo ng mga pigmentation o yung mga sa balat po natin. So isa po yung papaya ang nag-release. So inaalis po niya yun kasi meron po siyang papaya enzyme na nag-aalis po ng acidic or powerful exfoliate. So tatanggalin niya po yun para mawala yung mga pigmentations na meron tayo sa skin natin. And then, bukod sa papaya po, magkakaroon po yun, nagla-lighter po yung ating ating skin. And then also, ang goat milk po, meron po siyang taglay na vitamin A and vitamin E. Kaya po, napakaganda po siyang gamitin kasi nagre-regenerate po yung skin natin. So, it helps din po sa mga may mga wrinkles. So, it helps the vitamin E. Meron po siya, nagpo-produce po siya ng vitamin E na oil na natural po na kaya po nagmumukha pong bata yung natin, ang ating mukha. So, gamitin niyo na po. Ayan, kagaya po nitong model na to. So, yan po ang magiging natin. Kapag once na ginamit natin ang sabon, so, magiging model na tayo ng sabon ngayon ng sabon. So, na, di po ba? Maganda at super ganda. So, ganyan po ang mangyayari sa ating mga family natin na when we are golden age, so, nagiging looking young pa rin po. Di ba po? So, ayan, balik naman po ulit tayo sa bago natin products. The next product is Moments. Ang Moments po para po sa mga kababaihan, yung mga edad ko, meron pa po monthly period. And then, ang kagandahan po ng Moments natin, meron po tayong dalawang, meron po tayong sanitary at meron din po tayong panty liners, which is good po talaga na gamitin kasi po it improves the blood circulation sa mga kababaihan po yung ngayon. Gamitin niyo po ang Moments kasi ito po ay may tagline na nag-i-improve po siya. So para po yung mga sakit natin na sa loob po ng katawan natin, sa organs po natin, yun po ang mag-aalis ng bacteria. Ang Moments po, ang panty liners, meron po tayong 30 pads dyan. So, 1 month ko po yung ginagamit daily. And then, meron din pong Moments, itong sanitary napkins, which is nakakatipid po, compare po dun sa old yung brand X ko po. Kasi, ang kagandahan po ng Moments, super absorbent, napaka-safe, at comfort ka po talaga. Kahit umalis ka or anong suot mo, pwede talagang gamitin. Kasi po, yung dati kong napkins is super thick. Akala ko po kapag makapal absorbent pero hindi po pala. So mas maganda po talaga compare sa dati ko ang Moments sanitary pads dahil meron po siyang anion. Ang anion po yung nagre-release ng negative ions sa loob ng katawan natin. It's super natural. So natural siya kasi po cotton siya. So meron po siyang gel na nag-aabsorb po doon sana. Ano po yung meron sa ating Moments anion napkins. So 9 packs po
na meron dyan is yung anion fiber core. So ito po yung strips na meron pong tayo po sa babae, meron po tayong natural pH at ito po yung nagsusupport sa ating reproductive organ. So kung ang anion po, marami po siyang gamit. So later on po, meron po akong sample kung saan po yung mga gamit ng anion. So go back to our next is yung meron po siyang part din po ng ito yung far infrared. So meron po siyang blue na nakapaligid po doon. Yun po yung it helps blood circulation. So kapag meron po tayong mga blood, ito pala yung anion. Okay, sample. So meron po yung blood circulation. So meron ang nangyayari po ito, gumaganda po yung blood circulation po sa ano natin sa pag ginagamit po natin yung ang ating napkin. And then meron din ang kagandahan din po siya, breathable po siya. So yung hangin po na palabas at papasok. So nagigkaya po kayo comfortable na gamitin kasi nakakaganda po siya. So nakakaginhawa po siyang gamitin sa katawan. Then next po na parts diyan ay meron din pong cotton layer. So yung cotton layer po yung sa next po ng anion, yung far infrared, meron po yung sa next po niyan yung dryer. So kaya po ang bilis po niya once ang blood. So ang bilis po siyang mag-dry. So yun po yung kagandahan kasi absorbent po yung napkin po natin. It gives protection po talaga kasi unang-una po hindi po siya nag-overflow. And the next po yung odor. So wala pong amoy. So napakaganda po, it's breathable and there's an odor control. Isa po doon kasi yung negative ion nag-neutralize ng odor po sa body na po natin. And then the next po yung strong absorbent polymer, yung po yung paper. So hindi po siya absorbent po siya. It's a cotton pa rin po siya. And a strong siya po yung nag-a-absorb. So kaya po nagiging napapanatili pa rin yung hindi po siya na nagli-leak. And then next po yung air-laid paper, yung sa next part po noon sa sixth layer po niya. It's a lint, no dust, no static and wet soft. So isa rin po siya yung nag-a-absorb sa dugo po. And then meron din po siyang unique layer or extra protection, so highly absorbent, it soaks all the maximum comfort of the on the napkin. And then the last po yung wider wings. So yung wider wings po siya po yung sa leakage, so nagiging kaya hindi po siya nagmo-move, so dahil po yan sa wings na meron sa ating napkins. Yes. Gamitin niyo na po ang ating napkins kasi napakaganda po at napaka na-enjoy po kayo na in your daily work. So hindi po kayo maistorbo. And then ito po ang susunod po natin products is ang Soleil. So ang Soleil po ay para sa mga katulad din po natin na younger looking na partners. So sino po nakagamit nitong product na to? At least you can share me si partner Esther. Nandiyan po ba si partner Esther? Hopefully nandiyan si partner Esther. Partner Esther, nandiyan po ba kayo? Pwede niyo po bang i-explain sa akin kung ano po yung gamit ng Soleil? Wala. Okay. Sino po nakagamit na ng Soleil at pwede niyo po akong okay, kasi po sa product po namin sa dito sa UAE wala pong ganito. Pero ito po ang meron dito sa ang gagandahan po ng Soleil is super natural po siya. So nakakaganda po siya ng skin. So it's look young, it's smooth, napaka fast absorbent po siya. So the good thing po siya is nagagamit po siya sa mga
sa ano po, lalo po for the applying makeup, so siya po yung pwede nating gamitin as base. So after bago kayo mag-makeup as base, and then pwede rin po siya after ng makeup, pwede rin po siyang pang-remove ng makeup. So ang sulil po, ang ibig sabihin po niyo sa French word, so second French word po natin is glow or radiance. So nakakaganda. So siyempre, 'di ba po, yung mga nakikita po natin, yung mga artistahin looks sa mga Sante. So sila po yung mga gumagamit na, so nakikita ko po nag-glow po talaga yung skin nila. So this is the facts. Ang atin pong Soleil ay meron pong marula oil. Ito po yung sa napaka-natural na ingredients na meron taglay po ng Soleil. So it's an antioxidants. Meron po siyang essential fatty acids and amino acids. So ito po yung mga protein na meron po sa Soleil. So ito pong ingredients na to, ito po yung nagbe-benefit sa ating ano, sa ating skin. So nag-ano po yan, kung meron po tayong dry skin, meron po tayong mga aging na nag-aging na skin. So yung Soleil po, pwede natin gamitin, apply po natin siya for ano, for our face. Hindi lang po yan, pwede rin po siyang gamitin sa skin din po natin na nagda-dry po. Lalo na dito sa UAE, ang tubig po dito is dry kasi galing po siya sa dagat. So once na nakapaligo ka, automatic dry. So lagi po kami lotion. So hindi po maganda kasi chemicals po 'yan. So kaya nga po, napaka-bless niyo meron kayong marula oil diyan. So maggagamit po niyo 'yung products. Pero the good things is meron tayong barley. So ang kagandahan po ng marula oil, meron din po siyang barley na nag-ano din po sa ating ano, sa skin din po natin. So it has collagen. So meron po kasi 'yung skin natin, meron pong protein, so it calls collagen. Ito po 'yung bakit po nag 'yung ano natin, hindi po siya, meron nagsusupport po kasi siya. So ito po 'yung may mga cartilage po tayo sa skin. So siya po 'yung nagsusupport sa ano natin. So once, 'di ba po 'yung mga artista nagbibigay pa po ng collagen para medyo tumumbok 'yung kanilang skin at mag ayan. So 'yun po 'yung ano, 'yun po 'yung dahilan. So meron po 'yung sa bones natin 'yan. So magbibigay po siya ng another protein para po mas maging effect, maging face looking good, looking artistahin po ang ating face. So because of that collagen. So meron po 'yan. Inaano po niya 'yan sa ating mga bones. So, 'yung cheekbone, 'yung mga cheekbone. So 'yun po 'yung ano ng collagen. Then elastin. So isa rin po 'yun sa part ng ano natin, ng skin po natin na 'yung elastic. So bakit po 'yun? Nagbabanat. So 'di ba po? Pag nakikita natin na nagbabanat po 'yung ating mga 'yung face, meron po kapag minsan kapag na mapapansin po natin kapag na aging na po, so nagsasag po yung ano na yung skin po natin. So kaya po mostly ginagamit po yung ano yung marula oil para po magbabanat po yung ano yung skin natin. So kaya po nawawala po yung mga wrinkles, yung mga ano, so dahil po sa elastin ng skin natin, so nababanat po siya. So it gives structure and support the skins and the organs of our face. So yun po ang gamit ng elastin ng marula oil po sa ano natin. So yan, ito po yung perfect. Kung sino po yung pwedeng gumamit nito, pwede po rin po ang mga kabataan, pwede po talagang gumamit niyan, mga katulad po natin, mga young looking wife na nasa bahay din po, pwede niyo pong gamitin. At syempre po, mga kalalakihan din po, yung mga guys, pwede rin pong gumamit niyan kasi pwede po yan sa buhok kasi protein po yan eh. So yung ano po natin, yung part ng skin natin, yung buhok natin, pati po sa ano, sa ano ng katawan natin, pwede po magamit ang ano, para po syempre po, para syempre it's fresh eh, nakaka-fresh po siya, it's looking new, it's looking good. So people who wants to be beautiful always and freshly always, so use this product marula oil sa in your face. Yes. So tapos na po tayo sa ating skin and oral care. So ito naman po, dito naman po tayo sa ating kalusugan para sa ating katawan, which is ang ating nutritious food. So ang family po natin, lahat po tayo gumagamit talaga ng ano natin, tayo po ay kumakain po talaga araw-araw. So kailangan po natin ng pagkain sa katawan natin, which is nutritious. At syempre po,
Hindi lang po sa family natin, siyempre po, kailangan po natin sa mga anak at sa mga housewife na siyempre na meron din po siya, lalo na yung mga buntis po, na pwede rin pong gumamit ng mga product natin na mayroong taglay na nutritious sa para po sa atin sa daily ano natin work po natin. So unang-una po para sa anak po natin sa kung meron po tayong mga apo or mga batang anak, pwede po natin gamitin at ipakain sa kanila sa almusal itong choco barley. Kasi napakaganda po at napaka nutritious po itong choco barley natin. Ano pong meron dito kasi intended po siya sa kids at pwede rin pong gamitin natin yung mga kabataan po katulad natin mag choco barley sa almusal. Why? Ano po ang meron dito kasi po nag-i-stimulate siya ng intellect po natin. Intellect. So enhance po ng ating intellect. So 'di ba may kwento po diyan makakakuha talaga po ng mga anak natin ng perfect score kasi po once na bigyan po natin sila ng sapat na nutrition at supply, so pwede po talagang score ang mga bata. May kwento po diyan, meron po kasing nagtanong kung ba ginamit po ng anak niya yung barley, choco barley. And then nakita po sa choco barley na talaga pong in-explain po na talagang makakakuha po ng mataas na score yung anak niyo po kapag ginamit niyo tong choco barley. So syempre naman, so okay, syempre I believe the product. So pinainom niya po ito sa kanyang anak. And then So, dumating na po yung exam. So, syempre po, masaya po si Mami dahil syempre, mataas yung grades. So syempre, just sobrang excited, tinanong niya po niyo yung kanyang, anak. Kamusta na? Ano na lang nangyari? So, sabi po, Nay, tanong niyo na lang po sa teacher ko. So, tinanong niya po sa teacher niya kung ano po yung score ng anak niya. Kasi excited po siya eh. Tapos, tinanong po niya, ano na po yung score ng score na po ng anak ko? Sabi niya, 70 po. Bakit po 70? Sabi niya, kasi po, ano po ba yung kanyang, ano po yung ginawa ng kanyang anak? So, medyo na alata po siya, bakit 70 lang? Akala ko po, perfect score. Tapos, pumunta po siya ulit nagbigay po ng product, at sabi ng distributor, sabi niya, sabi mo, perfect score. Magiging mataas ang grades ng anak ko. Bakit naging 70 pa rin? Bakit po? Ano po? Sabi nung distributor, ano po yung ginawa po na ba ng anak niyo? Ano po yung sininin niya? Nag-take po siya ng barley. Okay, nag-take po siya ng barley. And then, meron po ba siyang ginawa para mag-score ng mataas yun? Yun lang po. Hindi po kasi, kailangan din po mag-aral din po. Hindi lang po mag-detect ng barley, mag-aaral din po kagaya ng ginagawa natin. So at the same time, kailangan din po natin talagang pag-aralan kasi po ang barley po is for enhance ng memory. So kung ano po hindi lang po kung wala tayo ng chocolate or ng barley choco, kung wala naman po tayong inaaral, so hindi po siya makakapag-retain ng ating memory. So ang ano po niyan is the best po talaga is syempre mag-aral po. So, sinabi niya, so next time kung meron po kayong dapat po talaga is sabihin niyo po sa akin na ito po yung process. Kailangan po talagang mag-aral po lang mabuti. So, this is a good thing po ng choco barley because it is enhanced memory. At ang chocolate po, ng taglay ng chocolate po, yun po yung cocoa beans na meron po siyang natural na cocoa beans. At ang chocolate po, it's not sweet. Hindi po siya sweet. So, nakakaganda po siya ng skin din po natin. Isa po din ay nag-support po siya sa mood kasi po meron po siyang taglay na sa atin may hormones po tayo ng serotonin and dopamine na lagi tayong masayahin, ganyan. It feels good. So dahil po yun sa taglay na chocolate, so nakakaganda po siya sa mood natin. Diba po?
Ayan. So, ang chocolate milk, ang chocolate po, i-improve din po siya for sa processing kung siyempre po, sa energy siya, energy drink. So, it says the science that give to our energy. Hindi po siya nakakataba kasi po, hindi po siya masyadong matamis. And then, ang chocolate din po ay may benefits din po siya. So, meron nag-lower din po siya ng blood pressure, lower the cholesterol, yung HDL, high density lipoprotein, and also low density of lipoprotein. So, it's oxidized and then it reduce sa heart natin. So, yung reduce of coronary heart disease. And also brain function. So, nakakatulong po siya sa brain. Okay. So for the sa mga mag-aaral po sa mga kids, so always use the choco barley for the busy schedule. So kami po yung mga nagwo-work din po sa atin, tayo pwede din po tayong gumamit niyan. So for the busy works, like whatever we go, pwede po natin gamitin ang choco barley. The next na product po natin sa beverage is ang Sante Fusion. So sino po dito yung mahilig sa kape? Okay. So yung sa kape diyan. So maganda po tong kape natin na Fusion. Ito po gamit ko araw-araw kasi napaka-healthy po at long lasting po kasi energy ka whole day. So yung mga bagong gising, bago po kayo mag choco barley, anin po natin 'yan. So ang kagandahan po natin sa Fusion Coffee ay meron po tayong it gives the our morning, it gives the midday, evening as our parang hindi po tayo kompleto, 'di ba? Hindi po kompleto ang araw natin kung walang coffee, 'di po ba? Kasi kailangan lagi po tayong may coffee kasi ang ganda po ng coffee ay nagbibigay po talaga siya ng sapat na energy sa katawan natin bukod po sa barley. And then meron din po tayong Sante Boost Coffee. So dalawa po 'yan, meron po tayong Boost Coffee and then gandahan naman po sa Boost Coffee. So ang ingredients po ay meron po tayong tongkat ali. So it gives health and nutrition lalo na po sa atin mga kababaihan at kalalakihan, pwede pong gumamit ng Boost Coffee. So yung Fusion Coffee po ay talaga pong napakasarap kasi taglay po nito, marami po siyang may barley po at meron din siyang coffee na hindi rin po siya matamis, na nagbibigay po talaga sa atin ng meron din po siyang ingredients na naglulus ng weight. So, ang kagandahan din naman po ng Robusta Coffee dahil meron po siyang tongkat ali. Ito pong tongkat ali po ay napakamahal. Hindi po yan basta-basta. Kaya po ang Sante, talagang hindi po siya magana ng products nang hindi talaga pong nagagamitin natin. Kasi po, ito po ay hindi po matatagpuan sa Pilipinas. Meron ang tongkat ali po ay galing sa Malaysia. At the good things po, ang tongkat ali ay para po sa mga sa mga kalalakihan. Kung meron pong dito po nang sa atin na gumagamit ng tongkat ali, ang benefits po talaga sa kanila is yung kanilang sexual potency, so nag-enhance, so nagbibigay po talaga ng taglay na nalakas para po sa kanila. So both po, kahit po sa babae, pwede rin po yan kasi yun po ang kagandahan po sa Boost Coffee. Eh, para po tayong nagiging malakas at syempre malusog. So kapag ginamit po natin to, talaga naman po lahat tayo talaga is talagang magaganahan po talaga sa bawat araw natin. So that's the good thing po ng ating coffee. Napakasarap at napakaganda. So start your coffee to boost your coffee na every day. So it is has 15 grams. So nakakatulong po ito para lalo po tayong sumigla at maging marami po tayong magagawa. Nagiging productive po tayo kapag nagkakape po tayo. So meron din po siyang quasinoid. So ito po yung meron pong special lang tongkat ali. It contains this
compound for antioxidants. And then it's also known that meron din po siyang tagline na beans na Senepora. It's a Robusta coffee kasi meron po tayong dalawang klase ng kape, yung Robusta tsaka po yung Arabica. Yung Arabica po meron dito noon, nakatikim na po ako at sobra po siyang acidic. So yun po ang kagandahan sa coffee natin, di po siya, non-acidic po siya. Dito po yung Arabica, sobra po siya. So, meron din po siya. Siyempre, nagtaglay po din siya ng cholesterol kasi Arabica. So, sobra po yung kanyang protein. And not like sa atin, sa Robusta po. Yung, kaya po, ang Sante, ang napili po nila yung Robusta dahil sa ganda nito, mas maganda po siya, mas nutrition compared sa Arabica. Pag natikman niyo po yung Arabica, napakatamis. So, hindi po ako masyadong ano, pero natikman ko po talaga siya na sobra-sobra po siya sa asid. Kaya po minsan nasakit po yung ano yung sikmura kapag na nasosobrahan ka po sa Arabic coffee. So the good thing po ang ito po meron pong frequently questions po dito na ang kung ang kape po ba ay maganda po ba sa kung empty stomachs. So ang kape po ay hindi po talaga pwede sa empty stomach. Kaya po nagkakaroon ng mga hyperacidity because of this coffee. But ang Sante po, we not recommend na mag-coffee po sa morning. Kapag gising sa umaga is coffee agad. We recommend na mag vitamin C muna or kuminom muna ng tubig. Kasi ngayon po yung ginagawa natin sa umaga bago pag-gising. Unang-una po, di ba, pag gising natin sa umaga, yung iba po nag-toothbrush, ako po ano inom muna ng water, then after that nagba-barley, then after ng barley, then saka po ako nag-inom ng coffee. So the good thing po yan, kagaya po ngayon, meron po akong coffee, so bago po ako gumising sa umaga, nagko-coffee po talaga ako kasi yun po yung ano ko para ma-energize po yung buong katawan ko. So the good thing po, maganda po talaga siya sa tiyan. So you cannot ano, wala po kayong mararamdaman kahit po yung palpitation kasi sa Brand X po, talagang nagpa-palpitate ka kasi sobrang lakas po ng palpitation. So this ang ganda po talaga ng ating fusion at ang ating Robusta coffee kasi po wala po siyang palpitations. It increase energy. Kaya po sa mga young professional at mga po mga mommies, mga wife, husband. So gamitin niyo po ang ating fusion coffee. So maganda po siya hindi lang po pambata, pwede rin po siya sa mga old age. And then yun po sinabi ko po kanina yung Robusta tsaka Arabica. So marami po siyang super dami po siya, super tasty po talaga yung ano, yung Arabica. Marami po siyang mas super sweet. Not like sa atin po yung ating Robusta, napakaganda po siya as in nutritious compared sa Arabica. So for the family, so kailangan po natin lahat in our daily intake, so bukod po dun sa beverages, meron po rin po tayong na kailangan din po natin to our physical toning. So mga mahilig po sa mga physical activities, running, exercise, sa tuwing umaga. So isa po sa maganda po meron tayong beverages ng fiber energy. So ito po sa mga professional, yung mga nagtatrabaho po, maganda pong tulong ito kasi po pwede po siyang gamitin as almusal and then pwede rin po siyang pang snacks. So ang fiber energy po ay gamit, ay merong barley grass at ito po yung nagre-release po ng heart disease and then nagbo-boost po ng immune system and then meron din pong chia seeds na fiber ano po it's sleep control sa lipid po natin and then meron din po siyang oats. So ang kagandahan po ng oats is a fiber oats, so it's for dietary fiber. So ang kagandahan po nito is pang sa mga ano po yung mga gusto po nag-exercise po, nakakaganda po siya dahil naglulus po siya ng weight. So kung gusto niyo pong mag-diet, so gamitin niyo po kasi napaka-nutritious at napakaganda po kasi yung oats tsaka po yung chia at ang barley ay nakaka-fag-loose and then nakakabigay po ng energy sa araw-araw po natin intake.
And then meron po kasi siyang soluble fiber, kasi po ang oats po is soluble fiber. Pag soluble and insoluble, pag sinabi pong soluble, yun po yung mga pagkain na kapag kinain po natin, like for example yung mais, kapag kinain po natin yan, soluble po kasi yan. So pag kinain po natin, paglabas po ng mais, meron po siyang, di ba, mais pa rin po siya. Not like sa atin, sa insoluble like yung chia and chia, and also the oats. So kapag yun po natin, ang bilis po siyang matunaw. So ang kagandahan po kasi na na-absorb na nadadigest po siya kaagad ng maayos, pati mga kinain po natin, so nadadigest po agad. So yung labas po ng ano natin sa bulk, maganda po kasi po may fiber po. Ang kagandahan mo yung fiber po ang nagbibigay po para mas ma-absorb yung pagkain na kinain po natin. So nagbibigay po siya ng energy. So, nag-aalis din po siya ng bad cholesterol. So, it's lower. And then, ang fiber din po, ang kagandahan din po ng fiber is para po sa mga heart, sa heart po natin. Improve our blood pressure. At isa rin po siya sa nagko-contains po ng, ano, alam niyo po yung mga for longer period of time na ano natin ng pagkain. So, kapag meron po tayong fiber foods, so mabilis po siyang matunaw. And the great things po ng chia, ang chia po ay galing po sa Central America, ito po sa US. So meron po siyang, ito po yung plants, maliit lang po na plants, which is good for, yun, sa fiber po siya. So the seeds is like gray, yung maliit lang po, small millimeter. Sino po dito ng fiber energy, nakatikim na po. So maganda po to, di ba po, sa mga... sa nagwo-work po kami minsan, kapag may mga pag wala po kayong nabaon na ano na meal, so mas maganda po yung fiber sa almusal tsaka sa snacks. So thank you. Yeah. Meron po ba nakatikim na? So kung tikman niyo po at na subukan niyo po siya kasi sa mga gustong mag-diet, so maganda po talaga ito sa ano sa masarap po yan si fiber energy kasi yung ginig natin, especially pag yun nga nasama sinabi mo, wala kang time para kumain, meeting, so no choice, you can take it. Sa akin, ano, yung buhay na nalipasan or dito kumain isang buong it's good, ganda talaga po. Especially for ganda po talaga. Sana po meron po dito niyan at ako po mas gusto ko po itong mga products natin na to eh, kasi napakaganda po talaga siya. And then susunod po natin ang product is Fit and Trim. So meron po kasi dito Fit and Trim. Ang sa amin po kasi is green tea L-carnitine. So iba na po yung brand sa Pinas, pero ang pareho lang din po siya. So packaging lang po yung na bago. Pero ang kagandahan po talaga ng Fit and Trim, lalo na po ako kasi mahilig po ako sa mag-exercise, mahilig po akong mag-walking sa umaga. Yan, kailangan ko po kasi yan. So nag-energize po talaga siya. So ang kagandahan po ng Fit and Trim, meron po siyang organic barley grass. So alam po natin na maganda po yung ang barley. Meron po siyang green tea. So yung green tea po, siya po yung nagbibigay ng fat burning at energize sa katawan natin. So ang tulong po niyan, ang green tea po kasi kung meron po dito po kasi may mga green tea rin po, pero hindi po katulad ng ingredients na meron sa Fit and Trim sa green L-carnitine. Na talaga pong sobra talaga siyang magpawis kapag kahit hindi po kayo minsan nakaupo lang kayo, pero talagang grabe yung pagpapawis kasi nga yung green tea tsaka L-carnitine, so yung pong ingredients na po ay from fats, yung pong fats natin, so nagko-convert po siya as energy. So ang tulong po ng L-carnitine is for fitness. So kapag may mga kakilala po tayo na nag-gym, yan, pwede po natin silang alokin kasi ang L-carnitine, yung nag-i-improve po siya. So meron siyang performance properties, nag-enhance. So kaya nagdito, kapag once na, after ng exercise, and when they drink, so automatic po nag-aano po yung natin into energy. So yung fats into energy. That's the good thing po ng ating Fit and Trim. So
So pag natikman niyo 'to pong Fit and Trim, talaga naman po ang ganda po talaga ito sa ano natin, sa body natin. So it improves energy, so enhance po siya sa ating body, so lower din po ng cholesterol kasi may barley grass po, at meron din po siyang yun nga nag de-decrease po siya ng ating mga fats. It's ganda po siya for fat burning, yung cholesterol po, nagpapababa ng ating cholesterol. At sa yung mga gusto pong mag-weight loss, so ito po, napakaganda po talaga ng L-carnitine para sa mga para sa atin yung mga gustong mag-diet at mag-weight loss po ta. Weight loss. And then it increases energy. So ang kagandahan niyan talaga po sobra. Kapag pag nagwo-walk po kayo, so hindi po kayo napapagod. So kapag uminom po kayo ng L-carnitine, yung performance, yung physical energy niyo, yung performance. So nagiging super yung metabolism po natin is bumibilis. So nag-aano din po siya ng ating muscle. That's the good thing. Para po sa mga nag-exercise, yung mga mahilig po sa mga physical activities, use the L-carnitine or Fit and Trim green tea with L-carnitine. Next po, ito na po ang ating products. Isang ating pong Sante Barley. It's ang flagship po ng ating sa company po, ang ating flagship product is our Sante Barley or pure barley powder. Ito po yung una ko po talaga ini-introduce sa mga kakilala ko po, sa family ko. So, ang laki po ng benefits nito, it goods po talaga kasi ang ating pong pure barley ay marami po siyang gamit. So, mamaya po i-explain ko yung kung ano po ang meron sa ating barley powder. So, ang Sante Barley po, meron po tayong different na klase na isa pong powder. At meron din po tayong in capsules. So, ang pareho lang din po siya ng contents. There is a pure barley grass. Ang atin lang po, ang barley box po, na ay meron pong 30 sachet, meron pong 3 grams. And then, sa isang box po, na maliliit na box, meron po siyang 10 sachets. So, ang sachet po, ang kaibahan lang po siya sa barley pure, na katulad din po at ng meron siyang capsules. Ang difference lang po, meron yung barley box po na yung barley pure na box, meron po siyang stevia. So mapapansin po medyo konting tamis, pero po ang sugar, hindi po siya sugar, it's a stevia po, yung plants po na meron na nutritious po na plants. And then sa pure barley po, ito po kasi mayroong mga gusto at pure barley po, barley pure po yung ang gusto nila. So minsan binibigay ko po sa Pilipinas, meron po siyang sakit sa liver, dito po fatty livers, ang gusto po niya is pure barley. So ang pinapagamit po namin pure barley. So ang sabi ko po, kung pure barley po yung ibibigay, so you have to take 6 blister or 6 capsules, kasi ang taglay po ng sa 3 grams is 6 capsules. So every day you have to take it daily. And then meron din po tayo in canister, so pareho lang din po yan ng powder. So napakaganda at ang lang po nito is mas marami po yung contents niya. So kung ang pure barley natin, yung powder natin in sachet is 90 grams, sa canister po, lalo po sa personal, so maganda po siyang gamitin for the home use. Kung gusto niyo naman pong gawin siyang baon, kung nakalimutan niyo mag-barley, for example, pwede po niyong gamitin kasi ang kagandahan ng sachet, pwede po siyang madala. Tsaka yung mga sa capsules. Pero po, kasi kailangan gamitin po natin ang powder juice sa umaga. Lalo na po kung empty stomachs. Mas maganda po talaga kasi meron po siyang calories. So kung gagamitin po natin siya after meal, medyo mabubusog na po kayo. So it's the good take po talaga na i-take siya talaga in the morning, empty stomachs. So mamaya po, iyan ako yung about sa barley. So barley grass, sabi po ni Dr. Hagiwara na ang barley grass po, it contains siya lang po yung talagang vegetable yung sinabi nga I mentioned earlier, the only vegetation on earth that can supply nutritional support from birth to old age. So pwede po siya kahit sino, wala po siyang universal po siya. At ang kagandahan po
meron po siyang taglay na micronutrients, which is hindi po natin 'to nakikita. Meron na po tayo nito nutrients sa katawan natin. So enzymes, amino acid, may vitamins, minerals. So yan po yung meron na natin sa katawan. Kaya lang po dahil sa cell damage, so naapektuhan po yan. Hindi po siya so kaya po minsan kapag may weak po yung katawan natin, so meron pong nadadamage o meron pong cell na hindi na susuplayan ng tamang nutrients. So ang napakaganda po dito sa lahat ng mga ng micronutrients, actually lahat po yan talaga is essential. Talagang kailangan sa buong natin, buong immune system natin. Like for example, yung enzymes na siyang tumutulong para sa ng body ng cell degeneration natin. So yung ang kagandahan po nito is talaga once na nagamit po natin yung barley, so nagiging degeneration po yung so yung cell po natin nagiging malusog. So yan po yung mga nitrate, yung mga yung mga enzymes na yan, yung mga amino acids, arginine. So yan po kaya po nakakatulong po talaga siya sa mga karamdaman natin. So it takes a good thing talaga po sa sobrang dami ng nakikita sa barley leaves. So yung nutrients po ng barley. So ang katawan po natin ay nagiging na-enhance po. So ang barley din po, sa parts po ng barley, meron po siyang leaves. Yung leaves po, yung meron pong taglay na chlorophyll. So ang chlorophyll po, kung iano po natin to sa parts po ng chlorophyll, sa plants po, ang nasa gitna po, makikita po natin na meron siyang magnesium. So sa plant, ito po yung cell na meron siya doon sa blood ng plants. And then, kung sa human body po, ang kaibahan po, makikita natin sa human body, it's iron. So meron po siyang Fe. So sa human body po kasi, yun po yung dugo natin na naka-indicate po yun sa natin. So ito po yung part ng cell natin. And then, sa pag-aaral po ng barley, natuklasan po ng ating mga scientific evidence. So marami po silang na product sa 100 grams po na mga gulay, vegetable, tsaka po ng prutas. Ang tanging barley lang po na may pinakamataas na ORAC value in 100 grams po na vegetable and fruits. So yung prunes po, meron pong 5,770, raisins 2,000 plus, kale 1,000 plus, spinach 1,260, and grapes 739. Pero ang barley, napakataas po, nasa 25,000 na ORAC value, which is good po siya for the antioxidant. Kasi po ang body natin, kailangan po talaga ng antioxidants o ORAC na nagtataglay ng mas mataas, more than 5,000 pa nga kasi kailangan natin na ma-oxygenate yung natin sa buong araw. So that's the good thing po ng barley natin na nag-aral. Ang ORAC po, it means oxygen radical absorption capacity. So the good things po talaga ang barley sa ating pong barley kasi doon napakataas ng ORAC. At isa rin po sa na pinag-aralan din po nila na ang dietary fiber, yung fiber po na taglay ng barley ay may pinakamataas na antas. So meron din po sa lahat ng gulay na kanila pong pinag-aralan sa food table, makikita nyo po ang barley is 35. So yung po yung dietary fiber niya. Not like sa parsley 7, broccoli 4, spinach 3, green pepper 2, and lettuce isa lang. So kung hindi po tayo mahilig sa gulay, lalo-lalo po yung mga bata, yung mga anak natin. Kasi ako po, nung time po hindi talaga ako mahilig sa gulay kasi hindi naman po talaga ako pala kain ng gulay. Pero since na nagba-barley na po ako, so nakakagadagdag po talaga siya ng nutrients. Kasi napansin ko po talaga na iba po talaga yung nutrients na meron talaga sa barley. So pwede po natin kumain ng kahit na po. Kasi minsan di po, kapag tinatamad na po tayo, hindi na po tayo nakakapag, puro lang po tayo, karne. Puro na lang po tayo, adobo. So,
ang maganda po nito, kapag meron po tayong barley, para po tayo talagang naging complete nutrients na po tayo. Di ba po, napakaganda ng barley kasi araw-araw po natin siyang nakakaroon na po tayo ng sapat na nutrisyon. So, yun po yung gaganda po talaga yung katawan natin, energy. Ang energy natin. So, ang taglay po ng barley, ang meron diyan. So, ano po ang ginagawa ng barley? So, una-una po, it's antioxidant. So, napakaganda po kasi ang antioxidant po kapag meron tayong siya po yung nag-aano sa atin ng natin, ng body, tawag dito yung nagre-release ng mga, alam niyo po, yung mga meron tayong bacteria or anything na pwede pong nilang tanggalin. Then soluble and insoluble fiber po siya. So, both kasi po may protein po siyang taglay. And then kapag pag nag-release kayo ng dumi, so makikita niyo po yung ganda ng linis ng ating di ba po, ng ating bituka. Napakagaan. So una, yung first na inano ko po parang ang bigat-bigat po ng tiyan natin, pero kapag nag-barley po kayo, ay grabe. Ito po nakikita niyo po yung ganda ng stomach natin. So naglilinis po siya ng stomach. And then meron din po siyang taglay na pwede po siya mag-reduce ng cholesterol natin and even the blood pressure. So ni-neutralize po niya yung ating blood pressure. Then after that, saka po siya magfa-functions na po para mag-reduce yung ating ang ating blood pressure. And then may mga sakit po sa coronary heart, so pwede po natin yun ibigay sa kanila kasi powerful po siya para sa heart disease. And then meron din po siyang detoxifier, nagde-detox po siya ng katawan, so kaya po pwede po siya sa losing weight. And then sa mga matataas po yung cholesterol, meron pong ang barley po ay maganda sa mga high cholesterol, so nag-reduce po siya ng cholesterol level. And then it aids for battling cancer, so yun po isa po yun sa mga inaano ko sa mga kakilala ko po yung may mga nagkaroon na po ng cancer. Maganda po siya, is nutritious po kasi siya, nagpapalakas po siya. Marami na pong claims na talagang yung barley ay maganda po talaga sa cancer. Nakakatulong po talaga sila para po yung kanilang immune system. And then I mentioned earlier na talaga po yung ang source po talaga ng barley, bakit po siya tinawag na nutritional food at superfood, dahil po meron siyang napakaraming napakayaman po talaga ng barley. Meron po siya kasing minerals, enzymes, fibers and amino acids. So it rich din po siya sa chlorophyll. So ang chlorophyll po, ang ano po yan, it improves the oxygenation. Siya po yung ng cancer cells. So nagde-degenerate po yung kanyang ang cells po natin. So kaya po nire-repair po niya yung mga damaged cells natin sa katawan. So i-repair po niya 'yon, pati yung ating tissues. So yung kaya po yung organs natin, so gumaganda, nagiging nagfa-function po siya dahil sa taglay po ng chlorophyll. Okay? So kanina rin po I mentioned na ang ORAC value is 25,000 per grams. It's a powerful antioxidant. And then of course ang alkaline food po siya, it helps to regulate our body, it neutralize po sa sa stomach natin to make your acid na kinain natin na food, it makes neutralized, magiging alkaline na po, tataas po yung ating immune. And then it's easily absorbed for the body because of this soluble and insoluble ingredients of barley. So meron din po siyang okay, sa enzymes, ito po yung nakakatulong para po sa pag-release po ng ating mga free radicals po sa atin. So it takes for ang isa pong 1 glass of full barley, yung nutrients po nito, nagtataglay po siya ng maraming nutrients like enzymes, fibers and amino acids. So it helps po sa ating body
So, ang sa taglay po nitong protein, so nag-help po sa ating body, like yung muscle po natin. So, improve our muscles. So, ang ating barley grass po, ang ating Sante flagship. So, it process po. Kusan po siya galing? It's made from New Zealand. Tayo lang po. Ang Sante lang po, ang barley na galing sa New Zealand. So, ang farm po natin sa New Zealand. So, it's really napakaganda po ng lugar sa New Zealand. So you can see that wala po siyang industrial doon. Talagang farm lang po siya in a valley. And the good thing is talaga po maganda yung soil natin kasi po talagang in-check po talaga to ng biogrow. So pinag-aralan at talaga pong sinuri. So kaya po meron po tayong biogrow certified. So ang ating barley lang po, yehey, ang merong biogrow certified. Di po ba napakaganda kasi ito po yung nagpapatunay na ang barley natin is totoo. It's pure organic kasi po malinis po siya. It's really na nasuri po siya ng ilang taon. And then kaya po ang kagandahan po nito dahil sa pure organic. And then kasi po ang wala po siyang no fertilizer and no pesticide. So kaya napaka-effective po talaga ng ang barley natin kasi meron nagse-certified ng biogrow in New Zealand. So ito po para siyang sa atin po, 'di ba, kung saan po tayo pinanganak, 'di ba po, kung sa Pilipinas meron po yung certification, meron tayong birth certificate. So ang barley din po natin, meron din pong birth certificate. Ito po yung biogrow certified ng New Zealand. And then meron din po siyang certified din po siya at sinuri din po ng Federal of US Food and Drugs. So ang food and drugs, siya po nasusuri ng mga drugs, yung mga gamot na pwede pong gamitin sa tao kung talaga pong it's really natural. Kasi ang barley po natin is natural, organic. So, that's the good thing. So, ang FDA po, nakita po nila ang kagandahan ng barley na talaga po nagre-reduce po talaga siya ng risk of coronary heart disease. And then siya po at meron din po siya na rin po nila na ang barley na i-investigate na talaga pong may evidence po siya na yung poor diet natin, it will be healthy diet kasi po nagre-reduce po siya ng LDL o yung cholesterol po natin. So it reduce cholesterol levels. And then isa rin po sa maganda sa barley po natin, it's nasa listahan na po siya ngayon ng stand po ng doctors drug reference. So pwede po siyang gamitin kasi nandoon po siya. So kung pupunta po kayo, may mga doktor po talaga na nagre-reseta na ng barley natin. Yung pong gamit na yung barley pure capsule, pure, yun po yung nire-reseta nila. So nakalagay na po siya sa list ng ating PPD, which is the good things po ang talaga napaka right na nandoon po yung barley natin na nakalagay na po siya sa ating list po ng doctor doctor best of drugs preference sa directory po nila. And then bukod po doon sa biogrow, so meron din po certified din po tayo. So pwede po itong gamitin ng mga kaibigan natin, lalo pa dito sa Muslim. Ang kagandahan po kasi ng barley. So hindi po kasi basta-basta dito ang food products. So kailangan po talaga it's certified halal. So para po ma-recognize po siya. So talagang i-recognize at pwede po nilang gamitin. So ang halal po ay para sa mga non-Muslim and non-Muslim brothers natin. So kaya po marami na mayroon po dito na talaga pong nagba-barley juice na. Kasi po nakita po nila yung ganda po ng barley. And then halal po kasi siya. So kasi sinuri din po nila ito na ang barley po it's pure and organic. And then yan po yung ating barley grass. Ano pa ba? Yung ano? Ba't ayaw na? Mano? Ay. So, presensya po, naghang po yung aking PowerPoint.
technical problem. Aywa. Mukhang pinapahinto na tayo. Nag-technical problem, partner. Ay, mga ka-partners, paki-ano yes. lang po natin. Yan po. Kasi nangyayari po talaga yan. Oo. Matama. Naghang. I-anin nyo na lang. Habang nag-aantay kayo, baka may mga questions kayo. May question po kayo. Isulat nyo lang sa chat box habang inaayos ni partner Dali ang kanyang slides. Chat ng kain ni Kuhinip. Malapit na matapos. Malapit na tayo matapos. Pasensya po. Hindi po natin alam bakit po nagkaganito. Ayos po rin po talaga. Kailangan po pong mag-restart. Naghang si PowerPoint po. Naghang si PowerPoint. Sulat niyo lang yung mga tanong o kaya meron kayong gustong i-clarify. Andyan po ang ating chat box o later after mag-talk si partner Dali, pwede niyong i-unmute ang mic para personally kayong magtanong sa kanya kung sakasakali. Kumusta partner Dali? Akala ko kaya mo na yan. Naghang na po siya eh. Kasi hindi ko na po maano eh. Last night din naman. Nag-ano po talaga minsan itong PowerPoint dito. Sa Ano na yan eh. Ano na ba? Nasa na tayo sa... Sa fan facts po ng, ng certified. Na ano naman na, di ba? Na explain na. Okay. So ang sunod po niyan, after that fan, ayan. Stop muna natin siya para hindi siya mag-aaral. Stop natin. Ngayon nawala na. Stop muna siya. Play na lang yung refresh. Play na lang natin. Hindi na pwedeng kumanta. Mentor, baka ikaw. Sige po. Parang entertain sila, hindi antokin. Anyway, Coach Dali, no, sa mga products, ano yung product na pinakagusto mo? Ano yung recommend to our partners? Sa ating mga kung ano dyan, mga nakikita ko Facebook and Zoom. Ano yung may, ano yung products ng Sante na ginagamit mo? And why do you recommend yung mga products na? Okay. Maganda pong question yan, mentor. Kasi po, yun nga, nag-start po talaga ito sa family ko. So nakita ko po yung kagandahan talaga ng barley. So yung unang-una po talaga yung barley. So bukod po sa nagbibigay po ng nutrients sa katawan natin. And then, nagbibigay po, gumaganda po talaga. Gumaganda po yung skin natin. Tsaka gumaganda po talaga yung functions ng ano natin ng body system. Kasi nagkaroon din po ako dati ng ano dahil sa stress. So kailangan ko po ng nutrients talaga. So hindi po ako mahilig sa gamot. Kasi po kahit po minsan pumupunta na po ako sa clinic and then bibigyan po nila ako ng gamot. Pero hindi ko po yun iniinom kasi hindi po ako mahilig sa gamot. So ang talagang ano ko po talaga is natural. So natural way. So dahil po ano yan, yun pa barley na po yung nagano sa akin, nakapagtulong po sa akin kasi di ba po kapag medyo nasa ano ka na, so meron po yung mga kababaihan, meron po tayong mga hormonal something. So isa po yung sa nakatulong sa akin. So kaya po ngayon bumalik po sa sa dati. So dati po yun yung problema ko. So ngayon okay na po. So binalik po niya sa normal yung aking blood circulation. That's the good thing po ng barley, which is really good help. Then, yeah po, powder. Then, dahil po sa medyo na, ano rin po ako, na sobrahan din po ako sa kain, so hindi po natin yun dahil siyempre may mga patch pa rin tayo na kinakain. So, nagustuhan ko rin po yung fit and trim o yung green tea L-carnitine. So, pag nag-exercise ako, so medyo pumayat na po ako ng konti. Pumayat mo ba ako ng konti? So, naging nakagandaan po kasi noon kasi kahit naka-steady ka lang or naglalakad ka lang. So, ayun, I use fit and trim po every day. So, maganda po talaga siya sa natin. It's energy reducing po siya talaga. Nag-reduce po siya ng fats. Yun. So, meron lang po kaming ilang products. Ito lang po. Moments. Tsaka to, green tea. So, everyday po yan. So, pag meron po talaga yan. So, iba po yung mga brand namin. So, meron po siyang
Na nakaarapi. Conclusion, di ba? So, anin lang po na products meron dito. Kaya, swerte po kayo dyan. Napaka, ano po, bless nyo po. Nagagamit nyo po lahat ng products. Balik na po tayo. Sige, try. Okay. Try natin po ulit na i-share. And just, you will just click the current slide pag na-click niyo yung... Mm-hmm. Lapit na rin naman. Yes. Okay na lang. Oh, may, yung pala, isang page na lang pala, no? Daily sin... Ayun. Okay, tinan. So, talagang ganyan po talaga pag may technical problem. So, hindi natin na-expect yan. So, kusa lang po siyang lumalabas. Ayan! Balik po tayo, mga partners. So, hopefully na dyan pa po kayo. So, nakita niyo po yung ganda ng barley. So, at ang contents po niya is supernatural. So, ito po yung gamit po ng barley. So, pwede po natin i-take, lalo na po kung wala naman po kayo masyadong nararamdaman, kayo po nakakaano po nun. So, makikita nyo po yun sa, mararamdaman nyo po sa inyong katawan kung kayo po ay healthy or not. So, pwede nyo pong gamitin ang barley every day. So, you can take daily 1 or 2 sachet. So, sa amin, sa inyo po, isang scoop po yun sa canister. Sa isang one sachet. And then meron din po meron po kayong kakilala o may mga sakit po talaga, so ang ano ko po, in-advise ko po talaga is more, so 4 more para po talaga po, kasi yung effective po talaga ng barley hindi po talaga sa ano, kundi po sa micronutrients po. Kaya napakaganda po ng barley kasi sa tagline po ng micronutrients, yun po yung sikreto. At meron po kasi siyang, kapag mas marami po yung dosage, so mabilis pong matreat yung ano, mabilis po siyang makatulong at makapag ano po ng ano natin, nung sa ano natin, sa kalusugan po natin. So that's the good things po. Ako po mahilig po akong minum talaga morning, afternoon, tsaka po night. So 3 beses po ako nagbabarley araw-araw. So talaga pong whole day ko talaga is super active. And then and the last po natin sa nating nutraceutical, so sa food, sa intake po natin. So every day po, daily C. So maganda po ito pang protect po sa ating katawan. Isa rin po itong nag-boost ng immune system natin. So ang daily C po natin, so meron po kasing klase, dalawang klase po yan. Meron pong acidic, yung sodium ascorbic. At meron din pong sodium ascorbate. So yung ang daily po na daily C po natin is sodium ascorbate. Pero yung bago pong box nito is sodium ascorbate para sumunod po tayo sa ano ng FDA. So maano po tayo, masunurin po tayo sa Sante. Kaya ang daily C natin is makikita po yung brand na nakalagay po is sodium ascorbate. Pero po same pa rin po yung contents. Same pa rin po non-acidic, so it boosts the immune system. Ang kagandahan po ng daily C, ano pang protection po siya? Ano pang pinoprotektahan natin? Yung pinoprotektahan niya is ang ating immune system. So kaya po, yung mga nagkakasakit po, so maganda po talagang gamitin itong ang ating sodium ascorbate o ang ating daily C. And ang daily C po, meron po siyang sa isang box, meron po siyang 100 blister o na gamit, pwede po siyang gamitin daily 6 times, kung depende po sa inyo. Ako sa akin po, kung ako po gagamit nito, talagang mas more kasi po maganda po kasi to, kasi dahil nakaka-protect po siya at sa ating ano, kasi sa paligid po natin talagang ano na po talaga like this pandemic, so kailangan po natin na mas maraming intake ng daily C. That's the good thing. So, soluble po siya. So, water-soluble po siya. So, sa mga acidic, lalo po yung mga tao na mahilig po sa mga fatty foods. So, maganda po ito talaga, itong daily C, kasi po nagre-release po siya. So, yung acidic po nating katawan, ibabalance po siya, magiging non-acidic na po. So, it's friendly. Nakakatulong po talaga to sa mga hyper-acidic nating mga kaibigan or friends or clients. Ang kagandahan din po ng ano, ng vitamin C, so nagamit po ito ng tatay ko eh, kasi dahil sa ano po siya, acidic po siya. So dahil nga yung acidic, nagkakaroon po siya ng maraming sakit.
So, ang vitamin C po ay nakatulong sa kanya to prevent yung para maiwasan na po na magkaroon pa ng malubhang sakit. Makikita niyo po sa susunod kong mag-story pa po ako ng about my family, yung itsura po ng tatay ko eh difference dun sa itsura niya ngayon. Kaya abangan niyo po yung sa susunod kong mag-present pa ako. So, iaano ko yung nangyari sa kanya. Then next po yung yan, ang ganda po niya sa heart disease. So that's the good thing po ng daily C. So it's natural, so wala po siyang it's non-acidic. So it takes talaga po na gamitin natin talaga to araw-araw. Ito po yung barley tsaka daily C, it's a nutri-pair. So it's it's good po talaga sa ating immune system. It boosts the immune system. So lahat po tayo gumamit na po tayo ng Sante products kasi po at napakaganda po talaga. Marami po talaga siyang benefits sa katawan at advantage po nito pati po hindi lang po tayo pati po yung mga tao na gusto po natin endorse, i-share po natin yung product natin kasi it's really helps po talaga. Napakagaling po talaga siya. At naway, nagustuhan niyo po lahat ang aking presentation. And hopefully, mayroon po kayong, ayan, marami po kayong natutunan sa aking presentation sa ng Sante. And thank you sa inyo pong pakikinig. So, at pasensya na po sa technical problems. It's take talaga na mangyayari yan. So, thank you sa inyo po lahat, sa ating partners na nandito po ngayon, sila partner Dendre, salamat po sa inyong pong pag-invita sa akin. At dahil po dyan, mas lalo po akong naging na-encourage po sa mga partners po natin ngayon, na nandito po ngayon, sila partner Len, si partner Daniel, at si partner Yovi, Freddy, si partner Marietta, si partner Joe. At hello po, at napaka nagaganda po talaga ng mga Sante international teams, so mga global teams, and also ang spearhead teams. So salamat po sa inyo sa pakikinig po ninyo. All right. Okay. Thank may you. Question po kayo. Thank you very much, partner Dali. Bigyan yes, po natin siya ng masigabong palakpakan. Yay! Thank you po sa inyo lahat sa pakikinig po. Thank you, partner, sa clear and knowledgeable talk. For sure, ang mga partners natin, ma-inspire, i-alok, at gamitin ang ating mga product. Nakita nila kung gaano kaganda ito. Yes. Sa mga partners ko na nandito sa Zoom, pwede na natin i-entertain yung mga questions nyo or mga inquiries o may gusto kayong i-clarify before tawagin yung ating sharer. Ngayon, kung gusto nyo naman personally na magtanong, pwede nyo i-unmute ang mic at kausapin si partner Dali. Partner, meron tayong tanong sa chat box. Partner Dali, yes, itong question. Yes po. Anong lasa daw ang ating juice powder? At may overdose daw ba o underdose siya? Okay. Ayun po. Ay, napakaganda po. Napakasarap po ng ating powder juice. Sa totoo lang po, ito po yung nagustuhan ko sa barley natin kasi po pwede po siya kahit sinong pwedeng gumamit. So ako po personally nagustuhan ko po yung Santé Barley dahil po sa hindi lang po sa may stevia po kasi yun yung nag-reduce po sa atin ng natin sa katawan, and then ang kagandahan po wala pong overdose kasi po organic po siya, pure organic. So kahit po marami po kayong mag-take, araw-araw nyo pong gamitin ito. Meron pong gumagamit ito 6 times, 4 times kasi po pinapagamit ko po talaga ito sa mga customer ko. Na lalo na po sa bagong nag-i-intake sa mga ng barley, mas maganda po damihan nyo para makita nyo po yung result ng ng barley. Okay, thank you, partner. Yes. Dali. Okay po ba 'yon? Okay naman. Okay. Partner Andresa, may tanong ka ba?
ang galing, ang galing. Partner May, baka may gusto ka. Ma, ma pala. Partner Ma, may gusto ka itanong? Ikaw, Partner Yogi, meron? Pero sa chat box, may nagtanong. Meron nga. Okay. Baka inuunan ko muna kayo. Baka sakali. Hindi yung mag-talk eh. Partner Marietta, dyan ka ba? Opo. Nandyan ka? I'm here. Dito po. Here. Daniel, nandyan ka? Wala si partner Daniel, oh. Yes. Oh, andyan ko siya. Labas lang ako. Kabalik lang. Si partner Len, alam ko andyan eh. Namamat ay, meron po tanong si partner Freddy. Paano partner po nakakatulong? Freddy Lex. Freddy Lex. Wala po kayong tanong? Yeah, may tanong yan, yeah, may tanong. Meron si siya. Ay, may tanong muna si partner Marietta. Unmute mo. Ah, wala pala, mentor. Ikaw naman, wala. At ito ang second question natin. Ah, ito nga, meron na nga. Ang second question naman natin is nasa siya. Anong pagkakaiba ng juice powder in a box at ng canister natin? Anong recommended mong mas maganda sa kanilang dalawa? Actually, wala naman po siyang pagkakaiba. Para wala din po siyang pure barley kasi para po merong stevia, yung canister, tsaka po yung barley box natin. So, ang form lang po. So, sachet, then yung isa po sa canister. Ang ano lang po nun, yung grams. So, mas marami po yung grams ng canister, which is 110 grams. And then, yung box po natin is 90 grams. So, mas maganda po yung canister dahil napakarami. So, I use 3 scoops. So kung sa barley sachet natin sa box, I use 2, but in canister dahil po marami siya, so I use 3 kasi po para mas maganda po talaga kapag mas marami na gamitin ang barley. So yun lang po yung pagkakaiba, pero same din po yung lasa, yung nutrients, micronutrients, marami po yung nutritious yung ano ang barley po. Okay, thank you. May madadagdag ka, Mentor Denray? Okay, no, regarding sa sinabi ni Coach Dolly. Yes, it's right, no. Yun ang naman pinaka magkakaiba lang naman dalawa. Yung mas magkakaiban. And syempre, other than that, syempre, iba pa rin kasi pag nakasashay, kung gusto mong magbenta ng tingi-tingi or retail ng mga Pilipino, yes, retail. Nakasashay. Kaya nga, ato, may mga member ako, kahit canister, tingi-tingi-tingi. Sample. 1 to 65. Oo nga, kakatawa. No? Asa na? Kabili. O, asa na baso mo? Parang taho. Asa na baso mo? Kaya nga kung maganda ganon. For glass. For glass. Oo, oh, meron talaga. May nakabili. Tapos malaki profit. Tapos iba, bumibili ng ziplock. Yung ziplock para nakasashay. So, mas marami yung canister. But syempre, it depends on the convenience of the gagamit. Kung ayaw magtingla, gusto mo nang mas convenient, kung ganda yung sachet. Pero kung nasa bahay ka lang naman, nasa tingin ka sa bahay, syempre, the best yung canister. Hindi kasi canister kasi mas marami siyang laman. Pero kung magbibenta, the box itself. So, it depends on the person na gagamit. Parehas lang naman siya. Ang maganda ng canister, nakokontrol mo yung yung lasa kasi scoop ka ng scoop, pwede mo dagdagan. Yes, pero ang dalawang scoop ay one sachet. One sachet, dalawa. Kung itatanong nyo ano yung timing nata or yung pinakatapat. Mm. Siyempre, kung ikaw yung malakas magtakal, iba na yun. Isang sachet, eh, ganun eh. Ba't ang bisto ko? Sa lumas matagal maubos. Paano ko magtakal? Sir, lampas-lampas talaga hanggang dito. No? Pag, lampas na mabis na maubos. Yan, so, yun lang yung disadvantage. Pero in terms of kadami, maganda yung canister. In terms of convenience, syempre, iba pa rin yung nakasasya. It depends on the person na gagawin. Yes. Yes. Back to Zoom, my coach, John. May tanong sa baba, si Predilex. Pakibasa, Coach. Saglit po. Sa dulo siya. Nasa dulo naman. Sa dulo po. Pinakadulo. Paano po nakakatulong ang barley sa may asthma? Yes. Ayun. Maganda pong tanong yan kasi po, tatay ko po, isa po sa ano, naka-benefits po talaga ng marami diyan sa barley kasi po asthmatic po siya. Smoker po kasi siya dati, smoker and nagdi-drink po talaga siya ng kabataan po niya.
So, dahil po doon, so yung result po, so nagkaroon siya ng asthma. So, ilang years po niya yun na-detect na talagang nahirapan po siya. So, after yung 24, yung last 2014, so sinabihin po, ano po namin yung barley sa kanya. That's the good things po talaga. Wala pang mga ilang linggo, mga ilang days. Sa, siyempre, sinabihan ko po, damihan yung intake eh. So, nakaganda po talaga. So, umayos po yung kanyang hininga. So, yung lungs po niya, siyempre po, puno pa yun ng nicotine. So, kailangan pa rin po talaga na gamitin pa rin daily. Kasi, babalik at babalik po yun. Kasi, meron pa rin po ang ano yan eh. May mga waste pa yan eh. So, tayo po kasi makakaramdam ng ano natin, ng kung ano po yung nararamdaman natin. So, sinasabi ko po sa kanya kung okay na po ba. Kasi six every day na gamit niya. So hangga't na hindi po talaga naalis, kailangan po mag-use pa rin po ng barley hanggang sa mawala po yung waste doon po doon sa nicotine sa lungs po natin. So pag okay na po, nakikiramdaman naman po na guminhawa po talaga yung hininga niya. So nakatulong po talaga yung barley sa asthmatic. It's really really helps po sa tatay ko. Na ngayon po maganda na po yung kanyang nagsalita. So nakaka-breathe na po siya ng maayos. Oo nga, partner, may dagdag ko lang kasi yung classmate ko, asthmatic din siya since elementary days daw. Pero nung nag-take siya ng continuous take lang, wala siyang ibang inano, basta inom lang siya ng inom. Yes. Sinabi ko 4 times a day, sinusunod niya 'yon. Yun, hindi na siya nahihirapan gumanda. Ang pakiramdam niya. Wala siyang ibang ginawa kundi uminom. Inumin lang sumunod sa continuous sa sinabi ko. Yun. Kumaling na. Nawala yung asthma niya. Last question, partner. Meron pang isa. Anong pagkakaiba ng Sante barley natin sa ibang barley na nasa market? Yes, napakalaki po ng difference. Bukod po sa yung na-explain ko po before na meron po tayo, certified po tayo ng Bigro at sa New Zealand, New Zealand po siya galing. Ang kagandahan po kasi ng barley natin is pure and organic barley grass, young barley grass compare sa mga barley na hindi po natin alam kung ano po talaga yung contents, kung saan po siya galing. So meron po kasi yung mga barley na galing from US, from Japan, pero number one po kasi ang New Zealand, lalo-lalo na po kasi ang environment po ng New Zealand is really hindi po siya industrial. So, ano po talaga siya? Farming, kumbaga, wala po talagang mga industrial. So, kaya, yun po yung number, yung the best barley po talaga is from New Zealand. Okay. So, yung mga nakapunta po sa New Zealand, alam po nila yan na yung farm po talaga doon is, makita po nila kung ano po, paano po i-process yung ating barley. Oo. Yes. Okay, thank you, Part Dali. Thank you po sa tanong nyo. Yun na, ang last nating question. Yes. Salamat po galing, sa inyong napakagaling thank you po. Pwede na mag-follow sa UAE. Pwede na mag-present. English po dito, English. Englishin mo rin. That's a good thing po. The good thing po na natitrain po tayo lahat dito sa Sante. So, ako po kahit po, medyo na ninibago po ako, pero the good thing po is really helps po talaga na ma-improve po tayo kapag nagpe-present po tayo dito sa Sante. A partner. Practice. It makes perfect. Okay. Thank you very much, partner Dali. Thank you po sa inyo. Opo. Ngayon naman. Thank you po sa mga nanonood sa Facebook. Hi. At sa ating pong Zoom. Okay. Salamat po. Okay. Ngayon naman po, ipapakilala ko ang ating sharer, product sharer. Newbie siya noon. Pero hindi ko alam kung kailan. He's an engineer by profession. May kagandahan. Ay, kagwapuhan pala. Sorry, mentor. Mukhang bumayin. A constant travel and gadget qualifier.
na ngayon ay katanggap ng TV. Ay, grabe na to. Papalapol niya yata. Yes. Diamond executive, soon to be a green diamond. Isang galante na mentor, kaya ipaparapol niya na yung TV. Walang iba kundi si ang ating grand mentors ng grupo ng Spearhead, si Mentor Denray Domasi. Palakpakan po natin siya. Thank you. Ipaparapol na siya. First of all, magpapasalamat ako kay God for another successful presentation. So, product training today. So, for our partners in Facebook, especially partners natin matin sa Zoom. Yes. Maraming salamat. Nagbigay po kayo ng oras para umatin. Not just to learn more about the company, but also about the company itself, but also to know all our partners here, our Spearheads team. Siyempre, ang importante po ito, magkakilala po tayo. Kasi syempre, at the moment, hindi po tayo pwede magkita in person. Ang magagawa lang natin ngayon is talk here in the Zoom, no? Zoom webinar link, Zoom link. Ngayon, syempre, second part, nagpapasalamat ako, syempre, maliban sa ating mga guests, mga Zoom, mga Facebook subscriber, maraming salamat. Our speaker. Kasi, syempre, without them, di ba, hindi naging kumpletong presentation. Una-una, mga audience, you guys were thankful. Pangalawa, the speaker. At si Coach Dolly from the UAE. Thank you po. Imagine mo, no? Ano yung someplace sa UAE ulit? Nakakalimutan ko, no? Emirates? Ano, awesome part sa UAE ka? Naka-locate? Sa Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah. Yes. Siyempre is Coach John, no? From a previous OFW from Taiwan. Ngayon, an entrepreneur, negosyante siya. Pero we're thankful and grateful sa kanya rin kasi despite na meron na siyang negosyo right now, dinagdag niya yung Sante as part of her business kasi nakita niya yung opportunity na makatulong sa tao in both health, wealth. So, importante kasi yung dalawa. So, ngayon po, my job right now is to share to you ano yung aking Sante story regarding about the product. Kasi syempre, most of you guys narinig niyo yung aking story about the opportunity sa business. Pero ano ba yung product? Kasi tutuusin, isa rin po ako sa mga produkto ng ating product kasi syempre without the product, I myself will not alive right now kasi syempre, handaan natin, ang health is very important. So, in a very young age, nagkaroon po ako ng mga karamdaman. So, marami. Kung share ko sa iyo right now, talagang maybe mabibilang sa kamay, mga sampu. So, mga sampu. Parang more than 10 kasi bakit? Una-una, so may karamdaman po ako sa aking migraine. So family namin po merong migraine problem. My mother has a severe migraine. Ako meron din ako severe migraine. So matinding pananakit ng ulo. Yan. Yung point na dahil sa aking kakalaro na computer, hindi kakabasa, no? Kakalaro. My mother is kakabasa. Kasi ano siya talagang, ano siya eh, summa cum laude. Ako hindi. Sumasagot sa teacher. Ano ako eh, tawag doon kung sila, sabi nila, is malapit sa basurahan. Ako mismo, katabi ko na talaga yung basurahan sa likod. So, di ba, hirap po. Kung sila, I mean, row 4, ako row basura. So, hindi na-bless ako sa katalinuhan ng aking mother, na-bless naman ako sa aking katalinawan, sa aking mga mata. Mahilig ako mangopya. Yan. So, sa akin, dumating point sa akin, kakalaro, kakadota, yan, kakakomputer. So, nagkaroon ng problema, syempre, aking mata, it affects my brain. Kaya nung ako po yung nagsimula magtrabaho, naglabasan lahat ng aking sakit. And nagkaroon ako severe migraine. So, alam niyo naman gano'ng kahirap ng severe migraine. Sobrang sakit po sa ulo yun. Minsan, inampas ko yung ulo ko sa sahig, dingding, semento. So, sobrang sakit. So, hindi siya biro. I'm taking painkillers a lot. 'Di ba mga painkiller, iniintay ko 'yan, normal dalawa lang dapat 'yan eh, maximum for adult. Ako iniintay ko marami. Iniinom ko siya. So, nag-overdose ako ng medicine. And hindi ko advice 'yun para sa ating mga kaibigan kasi it affects syempre yung ating liver and kidney. Kaya hindi siya naging maganda. So, isa 'yun sa aking mga karamdaman. And syempre, other than that, meron po akong aking mata ko lumalabo na that time, pero ngayon natigil na siya. Ano siya, dati umabot na siya ng 200 to 175. Ngayon, 100 to 125. So, nakatulong, nakatigil sa paglabo at na-maintain. Tapos, nagdahang-dahang bumababa. So, nakakatulong din po ito yung produkto natin sa ating mga mata.
meron akong severe allergic rhinitis. So sa panahon ngayon, ano yan, tawag ito, ulan, init, di ba? Ulan, init. So naatake po ako noon. Lagi akong magduluha, pumumulang mata ko, sisipon ng dire-diretso. So sakit, sakit ko po yan before, na kaya lagi ako nasa hospital. And yet, walang kagalingan yun eh. Siyempre para po sa mga nanonood po dyan na may mga sakit, masakit, masakit for us na sabihan ng doktor na habang buhay ng sakit yan, habang buhay ka na magtitake ng gamot. So para sa akin, mahirap tanggapin. Kaya yan lang, siyempre, in terms of the conventional medicine, talagang maraming sakit ang talagang habang buhay na ating magiging sakit. Pero for me, I do believe na siyempre, lahat ng sakit ay may kagalingan. Kaya po, talagang I was searching for a healing, no? Kagalingan talaga. Pero hindi ko mo nakita yung kagalingan sa gamot. Nakita kong kagalingan, syempre, una-una kay God, tinanggap ko siya as the healer. And syempre, ginamit yung biblical food, superfood na Sante Barley. Talaga maraming makatulong sa aking health. Kasi maliban sa aking mga karamdaman na yun, dumating sa point na namamadid yung aking mga kamay, yan, sumasakit yung aking katawan. Tapos nagkakaroon po ako ng itong buko. Ano po yan? Dati maraming po yan mga pocknet or yung mga yung pulling of hair. Kaya po sa mga kalalakihan at sa mga kababaihan na nagkakaroon po ng pulling of hair, Sante Barley can really help you. May balik yung nawalang buhok, magkaroon ulit kayo ng buhok. So imagine yun, no? Nakatulong na malaki. And syempre other than that, nagkaroon po ako ng skin diseases. Marami. Skin allergy, yan, eczema, skin asthma, tapos yung severe acne, ang dami kong acne before, no? Hindi ako tinubuan ng tagyawa, tinubuan ako ng mukha. Bakit? Kasi halos at mukha ako puro tagyawa. Kaya para sa mga guys, lalo mga girls na nagpapaganda na maraming mga pimples, malaking may tutulong ng product for you para ma-align yung hormones natin. Kasi kahit naman kumain ka ng masasarap, hindi, wala dun eh, wala dun eh. Sabi nga ng aking member na derma, no? Hindi naman talaga doon talaga ang pinaka main source bakit na nagkakaroon ng mga ganong acne. Maliban sa in our DNA, maliban sa ating kakapuyat, no, kakapagod, but also kakaisip sa stress and syempre hormonal imbalance. And lahat po yon wala namang kagalingan. So pansamantala, gagaling yun, pero babalik ulit. Pero I started stop taking mga medicine, especially pag-alagay sa skin ko, no. Nahandahang nawala yung mga tagyawa. Di ba? Nagsawa din. Nagsawa din. Hindi ko siya ginagalaw. Dati ginagalaw ko palagi kaya nagkakaskar. Ngayon, hindi ko na siya ginagalaw. Tapos, ngayon, kung tagyawatin na, konti-konti na lang. Tapos nalagyan ko siya ng Sante Barley. Ginagawa ko siya parang facial mask. Lagyan mo ng water. Very, very effective. Marami na po ang gumawa nun. Kaya sa mga tao po dyan na naghahanap ng solusyon sa kanilang skin, malaking tulong si Sante Barley. Dyan, lalo yung may mga sugat. You know, may mga sugat-sugat. Manayari yung sugat. Pwede mo yung budbud. Yan. Meron nga akong kilala na pasyente na ang laki ng sugat niya. Binudbud namin, no? Kahit gano'ng kalalaking tao eh. Talagang mapapasigaw siya. Alright, check it. Oo, kasi mas mahapdi siya sa alcohol. Yeah. Pero natural. Pati mag-heal siya agad, magsasara agad. Tapos pag nag-heal siya, yung sugat niya lesser or minsan hindi na halata. Kaya maganda din to sa mga may mga varicose vein, mga ugat-ugat, nakakaliit, nakakabawa siya. Yung mga ugat-ugat. Eh, syempre, dumating sa point yung aking pinakamalubang karamdaman, yung aking sakit sa puso. Ang sakit sa puso, it-triggered to me dahil sa, syempre, kakapuyat, kakapagod sa work, dahil nga sa kabataan, di ba, pagustuhan kong kumita ng malaki, sinacrifice ko yung aking health. So, marami po sa ating ganyan, lalo sa mga OFW. Minsan, di ba, mas gugustuhin pa natin na may bigay lahat ng ating kinita sa ating family. Kahit tayo ay maghirap, mapagod, magutom. Na minsan, we suffer the health consequences niyon. Kasi may makilala po ako na ang laki-laki na ng ipon nila sa kanilang bank account in the Philippines. Nung the moment na they fully retired and they go back in the Philippines para full-time na makasama yung family nila, huli na, naglabasan lahat ng mga sakit nila. At dumating sa point na yun nga, nagkasakit, na-hospital, lahat ng savings na ubos, ang masakit pa noon, di ba? Inuwa ni Lord. So, masakit. Kaya life is so short. Health is very important. Kaya nga number one na kayamanan natin ay ating kalusugan. Minsan, binigyan tayo ni God ng katawan. So, hindi natin ito pag-umayari. Hiram lang sa Diyos ito. Pangalagaan natin. Doon na moment kinuha tayo ni Lord, may suuli natin naman ng buong buo pa rin. Parang ganito lang naman yan. Pag pinahiram ka ba ng martilyo, ibabalik ko ba sa may-ari? Sira-sira na yung martilyo, di ba? So, syempre, alagaan natin. Kasi binigay ni God sa ating katawan na to, kaya isuli naman natin na maganda din. Kaya alagaan
po natin ang pangatawag. Huwag niyong gayahin ako or other mga partners natin yan na napabayaan talaga. Kaya huwag natin hintayin na magkaroon tayo ng sakit saka natin gamitin yung product, no? It's better pa rin to prevent than cure. Kaya nagkaroon po ako ng sakit sa puso. Kaya natake ako sa puso. Imagine nyo, no? Inatake po ako sa puso. Hindi ko makakalimutan that time that was nagising ako ng 1 a.m. Grabe yung pain. Walang katao-tao sa bahay. Alam niyo yung point na gusto mong humingin sa klolo, gusto mong tumulong, hindi ka makabangon sa sobrang sakit. Hirap, hindi siya biro. Alam ko na it's that it. That's it na. So sabi ko, God, kunin mo na ako. Alam niyo yung point na gano'n na sumuko ka na agad. I already lose hope because wala ng tao, walang mainom na gamot, inatake ako sa puso. So syempre, I really accepted God. Sige, kunin niyo na ako. Pero yung 4 minutes, no, kasi 4 minutes eh, that's the minutes that you will die. Kaya mas grabe siya sa cancer, no. Ang cancer, at least mayroong weeks, months kapag pwedeng mag-umpisa, di ba? Patawarin mo yung mga kaaway mo, na mga kapagkaibigan ka na. Ako, wala, 4 minutes, no, kung gusto yung kuman, wala eh. Yung point na gusto mo humingi ng tulong, walang-wala kang magawa. Pero malapit na pag 4 minutes that time, nang inaatake ako sa puso. Ramdam ko sa sarili ko na lumalaban yung katawan ko kasi umiyak ako unconsciously. Alam niyo yung point na suko na ako pero yung katawan ko lumalaban pa. And na-realize ko, teka lang, what if I die? Saan ako pupunta? Saan ako pupunta? Langit ba? Impero, di ba? And I realize, I'll be going to hell kasi bakit? Wala naman akong nagawa. That time, wala pa naman ako natutulong ng tao. That time, pang sarili lang lagi iniisip ko, di ba? Kapakanan ko, puro all myself. And syempre, sabi ko, biglang hiningi ko kay God, agad-agad, I pray, in the last seconds of my life, God, gusto ko pong gumaling. Bigyan niyo ako ng chance, tutulong po ako sa mga tao, bigyan niyo po ako ng another chance. Nung kinabukasan, 9 a.m., nagising ako. And up to now, never ko na naramdaman yung tingnan. So imagine nyo, no, talagang nakaka-shock pero talagang totoo talaga na there's really God in our life. And sometimes we forget na siya yung pinaka-healer natin. Kaya nang na-realize ko talaga yun, so talagang sinishare namin yung wisdom and especially one of our doctor, Dr. Ron, talagang naturuan kami kung paano siya i-share. Kasi dati, that time, ang alam ko lang, gumamit ka na ng product, Sante Barley, ito yung dosage mo, may mega dose mo lang siya, nagagaling ka na. And that's the thing that we know. Pero hindi natin aware na we need to pray for the healing. We need to have faith in the product that we're taking. Not just having the faith of taking Sante Barley and feeling natin gagaling na tayo. Eh, hindi naman po gamot ang Sante Barley. The healer itself, si God pa rin naman. And siya yung po yung nagbigay sa akin ng another life right now. Kaya thankful po ako, no? Kung hindi po ako nabigyan data in others, wala po. Wala pong spearheads, walang loli, walang mga partners natin dito. Eh. Kaya sabi ko nga, there's always a purpose in life. Kung gusto mong humabang buhay mo sa mundong ito, gusto mong mabigyan ng magandang buhay, do something great to other people. Every day, I keep on helping sa mga tao na kikilala ko. Lagi may bagong member, bagong patient, na kahit walang expect na kapalit, walang kapalit na bibigay sila, o kahit hindi sila bumili ng product, importante, we done our part to share kung paano mabibigyan natin ng pag-asa. Kaya yung sharing ko, kahit yung mga tao na nawawalan ng pag-asa, talagang they really give chance. Kasi bakit? Kung nga si mentor Denry, inatake na eh, ang puso. Segundo pa lang, humingi pa rin ng bigay ni God ng another. Like, kami pa kaya may cancer? Dude. Kami pa kaya na may katulad ng merong sakit sa puso? Bibigyan din tayo ng another life. Kaya, guys, sa mga tao po dyan na may mga karamdaman, sa tao po dyan na may mga sakit, huwag po kayong susuko. Kasi yung sakit po natin, tulad ko, yung sakit ko po, hindi po yan parusa eh. Pili kasi natin, curse yan eh. Dati kasi na-thinking ko ba dati, no? 10 years ko pong pinaghirapan yung mga sakit po yan, kakainom ng mga gamot, it really doesn't help. Pero the moment in-stop ko yung gamot ko, no, binigay ko kay God yung aking faith, piniwala ko sa kanya na siya yung healer, then the product itself, Santé Barley, yung kasakapan for my healing, and thank God, 3 months, total healed ako. And ilang tao, ilang partners natin dito ang patuloy na natutulungan. So, may share akong post, no? At least simple lang naman siya before we end. So, isa siya sa mga pasyente na niwala sa akin 2 months ago, 3 months ago, no? In the walls na lockdown.
iba talaga pag meron kang kaalaman, iba talaga meron kang wisdom na may share sa tao. Pag yung wisdom na yun ay na-share mo sa tao, believe me, diba? Believe you me, no? Makakatulong ka eh. Ang sarap ng negosyong to kasi bakit? Una, matutulungan kang gumaling in your health. Pangalawa, nabibigyan mo ng pag-asa yung tao na may hindi siyang kagalingan. Gagaling din siya. And number three, hindi lang po all about maka-discount at matulungan sa health, but also, di ba, makalibre. Makalibre ng produkto. So imagine nyo to, share ko sa inyo si Coach Lloyd yan, no? May pakita ko sa kanya yung post niya. Grabe yung kanyang, sharing, no? There are people who want to share it. Ang ganda. Kasi bakit? Si Coach Lloyd yan, si Lloyd Win-Win. So from Bataan, no? At nagkaroon siya ng karamdaman, girl, lagi siya nasa hospital, and yet, ang point na sumusuko na siya. Pero nung nakita ko sa Viber yung message niya, I called her agad-agad. And di ko akalain, no? I didn't expect na siya yung tao na talagang maniniwala for me kasi meron siyang acid reflux, severe acid reflux. At hindi biro din yun. And 2 days, grabe, 2 days, she was totally healed. Then, for this month, magko 4 months na siya. Imagine yun, no? Maliban sa nagkaroon siya ng position sa Sante, that we never met in person, online-online lang. Grabe, siya mismo po ay na-bless for more than 100 na katao na tulungan niya online na hindi naman niya nakita din in person. So imagine niyo how beauty is the business in Sante. Nakakatulong ka sa health, nakakatulong ka syempre sa wealth. Imagine niyo, no? Tama si partner ano na John, no? And practically is a blessing, no? Nagkaroon ng Samsung 10 from my brother. Yung TV, no, from my mother, and syempre GoPro, no. Ito yung mga incentive na bonus. Ang dami. Nakuha, no, na Sante, na hindi naman natin expected na pwedeng makuha. Pero dahil sa ginagawa natin tong inegosyong pong ito, ang sarap kasi yung blessing talaga bumabalik sa'yo ng siksik, diglig at umaapaw. And we're glad our spirits team is going 18,000 more na 18,000 strong. And excited ako, no? I think more than 20,000 tayo before end of the year na ang dami nagme-member left and right sa ating team. And because we keep on sharing the beauty of the product, and syempre hindi natin kakalimutan dapat na ang produkto natin ay meron kasama din na negosyo. Na mamaya, one of my partner from Mindoro na talaga nagdodominate ngayon, si Coach JP and Russell, na sila mismo rin ay patotoo na talagang product lang sila, pero ngayon, they're living in the life na talagang yun lang yung kanilang sources of income. Kasi nga, syempre si Coach JP, medyo paminsan-minsan nakakapasok sa kanyang work specific as a station manager. Kasi nga, syempre, laylo yung kanilang work eh. So syempre, alam yung panahon ngayon, pandemic, wala kang job, o kung may job ka, paminsan-minsan ka na nakakapasok. Grabe, Sante is the great opportunity para mabagong buhay niyo. Kaya guys, wag po kayong magdalawang isip. We are here, our partners are here, our spirits team. Willing na willing po kami tulungan kayo, but syempre, kayo din po ay willing na willing na talagang aralin yung ating negosyo. Kaya mamaya 7 p.m, hindi tayo magtatapos dito, magtatapos po tayo ngayon, but mamaya meron tayong presentation about the business. Paano mag-benefit na hindi lang maka-discount, but makalibre ng product? Plus, hindi lang makalibre ng product, but also makalibre ng mga gadget, cars, and house and lot na pamigay ng company. Galante ang company, no? The company itself is sharing the blessing to other people kasi the company is really going international at talagang going big. Kaya ako mismo, isa po ako sa mga patunay, patotoo na talagang na-bless. And syempre, excited ako dahil ang dami sa ating mga partners dito ang mabibless. Basta sumabay po kayo sa amin, sumuporta kayo sa ating mga presentation, and syempre, let's keep on saving more people. Kaya nga yung ating mission, di ba? To help people live better lives. Coach Mayet, grabe yung kanyang sharing, no? Sa kanyang family, yung kanyang anak, no? Pinanganak na mayroong asa, but now, di ba, natulungan gumaling 3 years. She is now living in a healthy lifestyle. And ngayon, ilang tao din po yung mga tao na tutulungan niya. Sarap. A business na wala kang choice kundi tumulong, kakatulong mo, grabe yung blessing dumarating. Kaya na-excite ako na Coach Dolly, no? Coach Joe, Coach Mayet, lahat dito, Coach Predilex in Baguio, na ilang tao, Coach Daniel Imus, Coach Len in Apollo, Mayet May in Quezon City, Andresa in Caloocan, Leovi in San Pablo, how many people
ang tutulungan mo. Kaya pag nagigising ako, ilang tao, God, ang tutulungan ko na naman today? Tapos bago matulog, ilang tao na naman mamaya at tomorrow ang tutulungan natin today? Kaya let's keep on inspiring, let's keep on empowering, and hope to see you later 7 p.m. to learn the second product ng Sante, the Sante Engage or the Sante Compensation Plan. Kung paano mo maximize mo yung negosyo mo as a Sante. Kasi kailangan natin yung dalawa. Hindi lang pwedeng health lang, hindi lang pwedeng wealth lang. Yes, health is the very important in this world, but when you want health, kailangan mo syempre ng pambili. Sure, di open. Paano ko lang pabili barley? E di wala rin. Maraming mga pasyente ko, sir, paano ko pabili ng barley? Mamatay na ako. Wala naman kinaman si barley on dying, no? Barley is a tool para mapabilis ang pagaling mo. Pero ang healer mo, hindi naman ako, hindi naman si doctor, no? Hindi naman si Santi Barley, si God. And remember, lahat ng nangyayari sa buhay natin, it's pattern for us so that we become a better version of ourselves. Wala naman nakapagpagaling na tao hanggang ngayon kundi si God pa rin naman. Kaya when God is the healer, walang imposible sa Kanya. Kaya ang product natin ay pwede po sa lahat. Sa lahat ng tao ay pwedeng-pwede po ito. Hindi po may mili, pwede kayong magsimula po rito at scratch kahit kayo nagsimula. And nandito po kami para train, para coach. Set lang po tayo ng time para coach namin one by one. Learning is part of it but coaching is second para matuloy-tuloy ang negosyo. I hope na-inspire ko kayo. I hope matulungan namin kayo in the video. We learn more about the product. Congratulations, Dali. We learn more about hosting. Coach Joe, ang ganda so ng much. Excited ako sa susunod na kayo ulit. Back to back. Back to back ulit. So, may ano pa? May tanong pa si Freddy Licks. Sige, natin si Freddy Licks. Ano daw yung barley na nasa Lazada na mura? Ikaw na mag-explain. Kami alam namin. Oh, anyway, we explained that already before. Marami pong mga barley na naglalabas. Minsan nga, they use the product of our name. Pero hindi naman sa atin yun eh. Why? Because our company presents memorandum. Meron tayong mga policy. Number one is the one price policy. So ano po yung, pag po kayo bumili ng product sa mga e-commerce, nasabi na po ng company na wala pa tayong binibenta or walang distributor ang pwede magbenta sa mga e-commerce. Lahat ng e-commerce, Shopee, Lazada, we don't sell there. Bakit? Bakit hindi nagbenta doon? May sarili tayong online shop. Hindi natin kailangan magbenta doon kasi we have our online shop. Pangalawa, we can sell naman sa Facebook page. But we need to use the tamang market. And number three, one price policy. Wala pong distributor ng Sante nagbenta ng below the SRP price. Dapat standard. Bakit? Kasi so that we protect the whole market of our partner. Kasi syempre, pinumahal natin ang mga partners natin kasi nagbenta tayo ng mura para lang makabenta. Kawawa naman yung tao na nagbebenta ng tama. Alam niyo yung point na meron kong kaibigan, binenta ng tamang presyo yung kaibigan niya, and nalaman mo na binenta tapos bababay mo yung price para mabenta mo. Diba? Being professional, diba? And syempre, kung tatanungin niyo po ako, yes, there are people who patronize those cheap products. Bakit? Sabi nga ng ating Mambing Kalinawan, our product specialist head, no? RN, registered nurse. Pag bumili ka ng produktong mura, yan, mumurahin ka. Totoo yan. Oo, nasubukan ko na yan. Bumili ako mga murang produkto, talagang mumurahin ka talaga. Murang sapatos. 1 week, 2 weeks, sira agad. Mura, mumurahin ka talaga eh. Nakabili ka nga 3 sapatos, no? Mura, pero sira agad. Diba? Pag mahal, diba? Pag bibili yung mahal, mamahalin ka. Tama eh. Tama nga naman. Bumili ka ng sapatos, imagine mo yung Skechers ko, na the product, 2 years, 3 years. Ang tibay, yun lang sapatos na ginagamit ko, di ba? Nag-iisang sapatos, pero tibay-tibay. Kasi, quality-wise, mga gamit lang po yun. Paano to? Yung product po natin, Sante Barley, hindi po siya gamit. Maraming mga fake na lumalabas sa mga sikat na produkto, hindi natin magagawa yan kasi nga ang dami talaga nagbenta because there's people who patronize that. It's okay. Hindi naman yun ang market natin. Ang market natin, yung mga tao na willing bumili ng tama at willing gawin ng negosyo ng tama. Kaya nga, we look for the right people in the right opportunity. Hindi yung mga tao na talagang basta't lang makamura, di ba? Basta't lang makabenta. Hindi na hinaharap natin eh. Imagine nyo those people, talagang their future talaga is they will never reach the highest position because of that mindset. Kaya dapat natin baguhin. And bukas yun, pag-uusapan regarding naman doon. Kaya yung mga produkto na nabenta ulit, dyan, na mura, wala tayong kasiguruduhan dyan at we're not liable in those products. Kasi pag pumunta ka sa head office natin, Ortigas, kaya lang bawal ang walk-in ngayon, no? Pero kung ibabalik ko lang ng walk-in doon, wala pong ganong
rice. Ang tanong, saan galing yun? Number one, fake, tampered, di ba? Expired. Kasi expired. Daming ganyan sa UAE. May nagreklamo sa akin, taga UAE, tinawagan pa ako sa Viber, sir, bakit? So meron po nagbenta sa akin dito sa Dubai, nakalagay sa masasakang daming mga barley nga eh. Kaya lang, ang mura niya. Tapos nang binili daw niya, meron siya nakita niya yung expiration, expired na pala. So, di ba? Hindi niya naman soli. Kasi bakit? You bought product talaga na mura, then expect yung mura talaga yung babalik. Tapos, meron pa dyan yung low quality, tapos syempre the handling, hindi tama yung pag-handling kasi basta ka makamura lang. The quality set, hindi siya effective. Kaya nagtataka sila, bakit sir yung binili namin sa'yo, mahal po siya pero talagang one day pa lang, nakakaramdam na ako ng kalakasan, kaginawaan, kagalingan. Pero bakit itong product na nabili namin, isang taon na, dalawang taon na, meron pa nga 7 years na gumagamit ng Sante, pero walang nakikitang resulta. Ang tanong sa'yo binibili, kung saan-saan lang. Pero nung bumili sa akin, tapos ginaid ko siya yung tamang proseso ng paraan ng paggamit. One day, di ba, the product was very effective. Katulad ng isang patient ko na hindi nagkakaroon ng period, eh hindi naman siya buntis, no? Kasi loko ko siya eh. Ay, baka buntis ka, sir, ah. Yung husband ko nasa ibang bansa. Ay, malay mo, baka mayroong sumakabila. Ay, sir, ah, ano ako, loyal ako. Ah, loyal ka ba? Oh, sige, matagal na. Sige, kita gawin mo, mag-hormonal treatment ka. 4 days. Nagka-period siya. Pero imagine mo, more than ilang months na siya gumagamit ng Sante. Pero hindi siya nagkaka-period. Pero nung sinuruan ko siya ng tamang programa, tamang sistema, at syempre, the right product na gagamitin niya, o diba, nagka-period siya. So, iba kasi pag original, iba kasi pag binili mo siya sa tama, iba kasi pag ginawa mo siya ng tama. Remember, pag sinimulan mo ng tama ang isang bagay, ang resulta niyan ay tama. Pag sinimulan ng mali ang bagay, ang resulta niyan ay mali. Kaya mas gugustuhin ko na mahirap, mapagod ako, mahirapan ako, magutom ako, malipasan ako, at least tama ang ginagawa para alam kong resulta ay tama. Kaysa nga mapabilis nga yung ginagawa ko, mapabilis ang resulta ko, pero mali-mali ang magiging resulta, edi wala rin, paulit-ulit ka lang, nasasayang lang yung oras mo. Kaya guys, if you want to learn more about the right mindset, yun ang bukas naman, the 17, the Sante Business Orientation. Spirits Ace Team will be the headed with that. So, malulumunagan kayo na napaka-importante pala yung the right attitude sa negosyo. Hindi basta makamura ka lang, kundi tama ang binibili mo, tama ang ginagawa mo, tama ang dapat ang yung ginagawa. So that the result will happen to you if tama yung iyong mindset. So may mga questions pa ba or clarification? Yan. So wala namang tama naman. So yun lang. So guys, if you patronize those things na hindi tama yung presyo, believe me, it will not give you the best result that you want. Kaya dapat talaga, we buy the product with the right price so that the quality and syempre the result will happen ay tama. So back the Zoom mic to Coach Joe. So this is Coach Dan Ray, no? The Grand Mentor of Spirits Team, the team captain. And syempre, we live more and we do more. So back the Zoom mic to Coach Joe. Yeah. Wala ko, tapos na. Mag-picture pa tayo. Baka may sasabihin ka pa, Coach Joe. Wala po. Nagpapasalamat lang po sa inyo lahat. Sa inyo nakikita sa pagiging present niyo ngayon sa ating Zoom webinar. At saka sa mga nas nanonood sa Facebook, maraming salamat din. Hopefully natuto kayo at mai-apply niyo kung anong natutunan niyo ngayon na makatulong sana sa pag-unlad ng inyong kabuhayan. Ito po ang inyong host, si Joga Chilian, franchising ng San Pablo, and I'm on grass. I will pass the mic to our moderator and grand mentor. Baka may sasabihin pa uli. Si mentor Dan Ray Dumas. Thank you. Thank you, Coach Yung. I love your hosting today. No? Iba talaga pag lagi nagpe-present, lalong gumagaling. Kaya excited ako for the next presentation ni Coach Joe. Soon niya. Excited kami. Ito susunod si Coach siya, magiging addict na yan eh. Mentor, asan na? Gusto ko mag-speak. Akin na, I want it. Coach Dali, may mga gusto ko ba sabihin for our partners? Baka you have short message to them? Ay, opo. Marami po salamat sa mga umattend po ngayon at napakaganda po ng ating Sante International kasi po nakikita ko po yung ganda ng mga partners natin.
So marami pong salamat at sana po ay lagi po kayong umaten sa ating presentation para po marami pa po kayong matutunan sa atin, sa sarili po natin. We have to grow po para po mas marami pong sumali at ma-invite po tayong mga tao na gustong pong matuto sa Sante. So thank you po sa ating mga partners. God bless you. Okay, thank you, no? Thank you, darling. No? Before we end, no? At least people are asking, ano ba yung... Ang tamang proseso lang naman paggamit po ng product. Siyempre, you need to center God for everything. Siyempre, uno, the acceptance na talaga na gusto mong gumaling at naniniwala kang gagaling ka. At willing kang magtiwala sa amin, mga taong gumaling na sa produkto. Kasi, igaguide naman namin kayong tama. And siyempre, accepting God na siya po yung healer natin and praying by give parang fusing prayer sa Our Father na talagang dapat you need to talagang pasalamatan lahat ng blessing na binigay ni God sa atin. And syempre, i-pray mo talaga the exact and the specific date, araw, kung kailan mo talaga gustong gumaling. And syempre, kanina sinabi ni Partner Dolly, you need to be happy, you need to be jolly, you need to enjoy. Huwag ka dapat na stress. Baka mamaya gagamit ka ng Sante Barley. O, i-stress na ka. Pakipag-away ka pa, kaya patawarin mo na. No, yung taong kasi yung patient ko na marapit na magpapare dapat na hindi siya nagpare, hindi kaya pala hindi siya gumagaling dahil meron siyang mabigat na dala-dala. So, sinabihan ko ni Dr. Rono, bitawan mo na yung patawarin mo yung taong kagalit mo. Mulang-mulang sa pailak. Sige po, yes, doctor. So, napaka-importante pala na you need to remove that. Kasi yung mga tao na kaaway mo, yung mga tao nagpapabigat. So, believe me, dala-dala mo lang, pabigat lang yan. Bitawan mo na. Kasi sila nag-e-enjoy. Ikaw naman, kawawa ka naman. Mag-enjoy ka din. Bitawan mo na. Enjoy the life. Kung nga si God, lalo si Jesus Christ, pinatawad tayo, di ba? Grabe, the greatest sacrifice talaga in the whole history, in the life of Jesus Christ, is sinacrifice niya, di ba? The life niya, no? Para patawarin tayo. Grabe. Tayo pa kaya, di ba? The greatest humility that He done. Dapat tayo din gano'n. Yes, tao lang tayo. Hindi man tayo tulad niya. But, yung nga yung example na kailangan natin gawin. Love God and love one another. And believe me, more blessings talaga darating when you do that. And syempre, tumulong ka. Ako po nagpapagaling ako. Kami po dito nagpapagaling kami. Simula nagpapagaling kami, we help people. Huwag niyong gagawin na, sir, saka na ako mag-share pag magaling na ako. Huwag. Habang nagpapagaling ka, habang gusto mong gumaling, mag-share ka na as many people that you want to share. Hindi para kumita, but makapag-inspire at makatulong. Bakit? Because syempre, kung ako si God at kung papagaling ako ng mga tao, una, ito yung ginagawa yung part ko din na tumulong sa ibang tao. Kaya nga, hindi natin lagi sinasabi, pinapaalala ng doctor natin, pinapaalala ko sa mga partners natin, na we need to become a channel of blessing sa ibang tao. Huwag pang sarili lang natin. Diba? We need to be a channel of blessing. Marami nang gumaling, marami na tulungan gumaling. So, totoo yun. So, share it. And believe me or not, gagaling ka in no time. So guys, ako nagpapasalamat sa ating mga guests, Facebook subscriber. Thank God for this wonderful event. Our guests, sina partner Andresa, Daniel, Leobi, Dali, Coach Joe, maraming salamat sa inyo. Mariette, Mai, thank you for coming. So picture-picture na lang tayo and battle cry before the end of the day. Bye-bye. Thank you, Mariette. Picture-picture. Thank you so much, Pop. Mentor Denry and Mentor Joe. Mai and Len. Mga partners. Picture-picture. Bye-bye. Yeah. Yeah, battle cry tayo, no? At least for me. Nawinis ko na paso ng battle cry eh. Masaya-saya dati natin yung barangay. Battle cry tayo sa Zoom. Sa Zoom. Ang battle cry, 1, 2, 3. Spirit, spirit, spirit. Spirit, spirit. Ano para marami tayo. Okay, 1. Sino. Okay, 1, 2, go. Spirit. Spirit, spirit, spirit. Yay! God blessings to everyone. Excited ako thank sa mga... Thank you. Thank you so much. We love you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you very much. Bye, Coach. Bye, Coach. Thank you, Coach. Thank you, see you later. Bye. God bless. Later. See you. Bye.